problemado si Hazel. Pinipilit kasi ng kanyang madrasta na ipakasal ang kapatid niyang si Pamela sa isang matandang mayaman upang isalba ang kabuhay nila. Sa panahong iyon, sumulpot sa buhay niya ang isang lalaking labas na nangangailangan ng tulong. Hinahabol daw ito ng mga taong maimpluwensa at nais ipapatay ito. Dapat hindi niya kukupkupin ito sa kanyang bahay, lalo pa nang malaman niyang wanted ito at may malaking reward na nakapatong sa ulo ng lalaki. Dapat pa nga isusuplong niya ito sa mga otoridad upang makamit niyang reward na tutulong upang hindi tuloy ang magpakasal ang kapatid niya na si DOM. Subalit tatagpuan na lamang niya ang sariling kinukupkup niya ito at ang pagkupkup niya iyon umabot hanggang sa pagkupkup niya rito sa kanyang puso. Ate, umiiyak na agad yumakap kay Hazel ang kapatid niya sa ama na si Pamela. Niyakap din niya ito ng mahigpit. Alam na alam niya kung bakit nagkakaganon ito. Kamusta ka na? Hindi ka raw pinalalabas ng mami mo, totoo ba yun? Balabantayin niya mga kilos ko. Hindi ako nakakalabas ng bahay nang hindi siya kasama dahil baka raw tumakas ako. Kung may maibibigay lang ako magandang solusyon sa'yo, hindi ka mapipilit ni Tita Marlene na magpakasal kay Mr. Vandross. Parang gusto ko na lang tumakas, ate eh. Pero patuloy lang tayo makikipag-hide and seek sa kanya. Ang kailangan nating solusyonan ay ang mabayaran ng pagkakautang kay Mr. Vandross. Almost 1 million yon, ate. Saan tayo kuha ng ganun kalaking halaga para may pambayad sa kanya? Sa ngayon, hindi ko alam. Pero dinadalangin ko na sana'y may dumating na solusyon. Nawawalan na ako ng pag-asa makaligtas pa ako sa sitwasyong to, ate. Nagsisimula ng preparation. Pinasukatan na ako ng wedding gown last week. At ngayon nagpunta na si mami sa venue ng kasal. Obvious na hindi lang ang pagbabayad ng utang kay Mr. Vandross ang pakay niya. Kaya gusto ko niyang ipakasal dito. Gusto talaga niya makapag-asawa ka ng mayaman. Mukhang pera talaga yung nanay mo. Ani ang hindi napigilan ang pag-alpas ng galit sa kanyang dibdib. Kaya nga wala na akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Dahil wala na akong magagawa kundi ang sumunod sa kanya, ate. No, Pamela. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ka magpapakasal sa lalaking yon. Matanda pa kaysa kay daddy ang Mr. Vandross na yon. Talagang ayoko magpakasal sa kanya, ate. Kuminsan pumapasok sa isip kong magpakamatay na lang. My God, Pamela. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Hindi yan solusyon sa problema mo. Ikaw ba? Papayag ka bang pakasal sa isang lalaking hindi mo matik na hawakan ka man lang? Awang-awa si Hazel dito. Nalagay ito sa ganoong sitwasyon na ang pinagugatan ay ang pagkakaratay ng daddy nila mula na magkaroon ng komplikasyon ng diabetes bago ito namatay. Isang domestic pilot ang daddy nila noon at na magkasakit ito ay nawalan na ng income ang pamilya. Naipagbili maging ang naipuntan na ari-arian tulad ng lupa sa Antipolo at isang mamahaling sasakyan. Ang commercial building na tanging na iwang source of income ng Tita Marlene niya, ate na Pamela at dalawa pang kapatid niya sa ama, ginawang collateral na umutang ng malaki ang kanyang madrasta kay Mr. Vandross. At tuluyang mawawala iyon kapag hindi natubos. 800,000 ang pagkakautang ng Tita Marlene niya kay Mr. Vandross at malabong mabayaran ang halagang iyon. Ayon kay Mr. Vandross, hindi na nito iilitin ang commercial building. Ang kapalit na iyon ay kung papayag ang Tita Marlene niya na ipakasal si Pamela sa may edad niyang biyudo. 31 years ang tanda ni Mr. Vandross sa kapatid niya. Nakakalbo na ito. Malaki ang tiyan at mukhang typical na DOM na ang kailangan sa buhay ay hindi naman isang asawang mamahalin, kundi isang asawang magpo-provide lamang ng sexual needs nito. Kinausap na ni Hazel ang kanyang stepmother tungkol dito, pero ang kinatwiran nito sa kanya ay para din naman daw sa kabutihan iyon ni Pamela. Kinatwiran pa nitong para din daw sa kinabukasan ng mga nakababata pang kapatid nila ni Pamela ang desisyon nitong iyon. Kapag nailit daw ang commercial building, wala na itong ibang pagkukunan na ikabubuhay na mag-iina. Pero kung makakasal daw si Pamela kay Mr. Vandross, bukod sa hindi na mailit ang commercial building, magkakaroon pa na isang convenience store ang mag-iina na pagkukunan na ikabubuhay. Sigurado pa makakapag-aral ng mga kapatid nila. Ngunit hindi isang ayon si Hazel sa katwirang iyon ni Tita Marlene. Bata pa ito at malakas. Pwede pa itong magtrabaho. Si Pamela, dalawang semester na lamang at kagraduate na sa kursong Communication Arts. Ang ibig sabihin makakatulong nito sa paghahanap buhay. Kaya lang, kilala niya sa pagiging materyosa ang kanyang stepmother. Maluho ito at sanay sa mga ng bahay. Saksi si Hazel sa ugali nitong iyon na nabubuhay pang daddy niya. Halos mas malaki pang nagagastos ito kaysa sa kinikita ng daddy niya. At ngayong wala na ang daddy niya, si Pamela naman ang mukhang gustong gamitin ito para patuloy itong makapamuhay sa luho. Pero hindi siya papayag. Gagawa siya ng paraan upang hindi maikasal si Pamela kay Mr. Vandross. Oh, malalim na naman ang iniisip mo, friendship. Pukaw sa kanya ni Sarah, ang kanyang best friend na isang bading. Kasosyo at katulong niya ito sa pamamahala ng kanilang salon sa Cavite. May minana siyang 300 square meter residential lot sa Dasmariñas, Cavite mula sa kanyang namayabang ina. Nagpatayo siya ng bahay roon.
Nakilala niya si Sarah na noong una inupahan lang ang space sa harap ng bahay niya upang patayuan ang salon. Nang maging close at makita niya ang potensyal ng salon na halos hindi na magkasya ang dagsang customer, naisip niyang mag-loan sa bangko at palakihin ang salon. Kasabay niyo, nag-aral siya ng modern cosmetology, hair culture at basic facial and spa. Maganda ang takbo ng business dahil magandang lokasyon. Pero sa kabila niyon, alam ni Hazel na hindi siya makakaipon ng halos 1,000,000 piso sa lalong madaling panahon para pigilin ang kasal ni Pamela kay Mr. Vandross. May sinasabi ka ba, Sarah? Tanong niya rito. Ay sus! Nagkakagulo na kami dito sa Tom Cruise look-alike na bagong lipat dyan sa harap. Wala ka pang alam at bukang nasa planet Mars ang utak mo. Alam mo namang malaki ang problema ko. Hay nako, isa lang ang pwede mong gawin. Itakas mo sa Pamela kung ayaw mong makasal sa guranggis na Mr. Vandross na yun. Nalaglag ang mga balikat ni Hazel dahil alam niyang hindi niya maaaring konsidera ang opsyon na iyon. Paano ko itatakas si Pamela eh nakabantay sa kanya si Tita Marlene na hindi na siya pinilalabas sa bahay kung hindi ito kasama? Alam kasi nitong pwedeng tumakas si Pamela sa akin, tumakbo. Kaya nga awang-awa ako sa kapatid ko. Kung may magpapautang lang sa akin na malaki, kahit isang daan natin, pati huling giblan ng buhok natin, isama pa ang bubuhok natin sa baba, hindi pa rin kakasya para masolusyonan ang problema ni Pamela. Sabi ni Sarah. Ah, alam ko na. Ipakulang mo na lang kaya ang stepmother mong bruha. Umismid lang si Hazel bilang reaksyon. Dati napakadali para kay Sarah mapatawa siya dahil likas na masiyahan ito at natural ang sense of humor. Pero sa pagkakataong yun, napakahirap para sa kanya kahit kumitiman lamang. Kalimutan mo na nga yung problemang yan. Makisilip ka na rin. Tingnan mo kung gaano ka gwapo ang bagong lipat na hombre. Tingnan ko kung di malaglag ang panty mo. Loka-loka ka talaga. Nangingiting iningusan niya ito. Hindi ako katulad niya na makakakita lang ng gwapo para nang kinikiliti sa singit. Pinilit niyang makipagbiruan din dito. Nakasilip ang dalawa pang gay beauticians nila mula sa kurtinang tumatakip sa pintong salamin. Ngunit hindi siya nagka-interes na makatingin. Maya-maya may pumasok na dalawang customer. Pinakilos na niya ang mga tauhan. Pasado 12:00 na ng gabi, kanina pang 9:30 nagsarang salon, kaya naiwang mag-isa si Hazel. Dati, doon natutulog si Sarah, pero may sakit ang ina nito kaya kailangan umuwi sa bahay nito. May katulong din siya dati pero nakaraang buwan, sumama ito sa boyfriend nito sa Batangas. Hindi naman natatakot si Hazel na nag-iisa siya roon kapag gabi dahil sanay siya sa pag-iisa. Mula nang maisip niyang mag-solo pagkatapos sumiwalay sa puto ng daddy niya at ang pangalawang pamilya nito ay naging independent na siya. Masaya naman si Hazel sa company ng mga beauticians at staff niya sa salon. Dahil hindi pa siya makatulog ay naglilinis-linis niya sa salon. Naisip niyang magpalit ng kurtina kahit pwede namang hindi pa dahil noong 1 linggo lamang iyon pinilitan. Ang sala ng bahay adjacent sa salon. May isang pinto na nagsisilbing lagusan patungo sa salon. Naglinis pa rin siya ng mga salamin. Kaya hindi siya dalawin ng antok, iniisip niya ang sitwasyon ni Pamela. Nadudurog ang kanyang puso sa awa para sa kapatid. Bigla siya napalingon sa divider na kinilalagyan ng isang picture frame kung saan sila magkakasama ni na Pamela at ng daddy nila. 3 years ago pa kinuha iyon sa Boracay. Isa iyon sa mga bibihirang pagkakataong nagbonding silang tatlo mula na magdesisyon siyang umalis sa poder ng daddy niya. Sana narito ka pa, Dad. Para mapigil mo ang gusto mangyari ni Tita Marlene. Kawawa naman si Pamela. Please find me the solution. Marami silang naging differences ng kanyang stepmother noon ba man. Madalas kasi wala ang daddy niya dahil sa trabaho nito. Nagiging dahilan ng argumento nila ang hindi tamang pagdisiplina dito sa kanya ng tatlong kapatid sa ama. Malimit itong manakit ng anak. Masyado mahigpit ito kay Pamela samantalang masyadong maluwag sa pangalawang anak na si Alexa na obvious namang paborito nito. Hindi siya pabor sa hindi pantay na pagtingin nito sa dalawa. At alam niyang ang daddy niyang naiipit sa mga pagtatalo nila kaya nagdesisyon na siya magpaalam dito. Dahil tapos na si Hazel may trabaho na, pinayagan na siya nitong mamuhay na mag-isa. Tinutulungan siya nitong mapatayuan ng bahay ang loteng minan niya sa kanyang mommy. Doon niya nakilala si Sandro, aka Sarah, hanggang sa maging malapit sila sa isa't isa at maging partner sa negosyo. Pinalaki nila ang salon na dinarayo ng mga residente ng mga katabing subdivision. Hindi niya inakalang doon niya matatagpuan ang totoong fulfillment. Nasa pagpapaganda pala ang kanyang passion at wala sa pagtatrabaho sa opisina ng isang insurance company. Kontento at masasabi niyang masaya ang buhay niya. Paminsan-minsan dinadalaw siya roon ng kanyang daddy noong nabubuhay pa ito. Kapag may panahon si Hazel, ito na ang magkapatid niya man niya ang dinadalaw niya. Si Sarah at iba pa nilang mga gay beauticians ang tinuturing na niyang pamilya. Kuminsan doon pa natutulong ang iba sa mga ito. Pero dahil karamihan sa mga ito ay may sarili-sariling pamilya, tulad ni Sarah,
umuwi rin sa kani-kaniyang bahay ang mga ito. Kailangan pa naman ni Hazel na makakausap dahil sa problema niya kay Pamela. Para namang nakikisang langit, panay ang kulog at kidlat. Hindi nga nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan. Kumuha siya ng isang bote ng kali mula sa refrigerator habang nagpapaantok siya. Binuksan niya ang TV habang inuubos ang kali. Nakatsempo siya ng magandang pelikula sa HBO, My Super Ex-Girlfriend. Si Uma Thurman ang bida sa comedy film na iyon, isa sa mga favorite Hollywood actresses niya. Sumabay sa kulog at kidlat ang kanyang matinis na tawa, lalo na sa eksena na natanggal ang saplot ng bidang lalaki habang nasa gitna ng isang product presentation dahil sa kagagawa ng ex-girlfriend itong may superpowers na naghihigante dito pagkatapos itong iwan. Ngunit natigilan si Hazel nang maya-maya pa'y may narinig siya na kalabog mula sa bandang likod bahay. Bigla siyang tumayo, parang sa kusina nagmula ang kalabog. Mula sa salon pumasok siya sa main house. May isang pinto sa likod. Sakit siya ng tagos niyon mula sa likod bahay at ang laundry area sampay ng damit. Bakanteng lote naman na nasa likuran. Hindi na pinatatayuan ng bahay na may-ari ng lote ang property. Bagamat pinataasan na niyang padal sa likuran, alam niyang posible pa rin na maakit iyon ng tao at maaaring makalipat sa bakuran niya. Nakalimutan yata niyang isara ang pinto sa likod. Nagiging alerto si Hazel. Kinuha niya ang tear gas at ang batuta. Yun ang pananggalang niya sa sinumang maaaring magtangkang pumasok sa bahay niya. Nakiramdam siya sa likod ng dingding na naghihiwalay sa sala at sa kusina habang hawak niya ang kanyang cellphone at nagtetext kay Sarah. Nakaramdam na naman siya ng kaluskos. Kinabahan na si Hazel. Hihingi na ba siya ng saklolo? Paano kung pusa lang pala? Eh di nabulabog pa mga kapitbahay na alam naman niyang nasa kasarapan na ng tulog. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tear gas. Nakahanda ng dalili ni Hazel na pagpindot sa spray neon oras na may mga has na pumasok. Wala na siyang narinig na kaluskos. Naisip niya na baka pusa nga lang siguro, pero gusto rin niyang makasiguro kaya't sumilip siya. Wala namang tao. Dahan-dahan ang kilos at mailap ang mga matang lumapit siya sa kitchen. Isasara niya ang pinturoon kung sakaling naiwan nga niya na bukas pa. Ngunit pagbunga niya roon, isang malaking bulto ng lalaking sumalubong sa kanya na papasok naman sa kusina. Dahil sa pagkabigla, nawalan ito ng balanse. Natumba ito at natangay siya. Napailalim siya rito. Sisigaw sana si Hazel ngunit mabilis na natakpan ito ang kanyang bibig. Sindak na sindak siya. Hindi niya nagawang gamitin ang tear gas at ang batutang hawak niya. Napasok yata siya na isang masamang tao. Ano ang gagawin niya? Diyos ko, katapusan ko na po ba? Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao, sabi ng lalaki. Hindi niya inaasahang ganoon kabuo at kaganda ang tinginig ito. It sounded powerful, authoritative but soothing. Nakabawas iyon sa takot na nararamdaman ni Hazel. At kahit madilim sa kitchen at sa sala naman, na maliwanag ay napapansin niyang parang gwapo ang lalaki at hindi mukhang rapist or goon. Malaking lalaki ito kaya mabigat. Nang mapangiwi si Hazel dahil sa halos pagkakadagan nito sa kanya, medyo inangat itong katawan ngunit nasa bibig pa rin niya ang kamay nito at hindi pa rin ito umaalis sa kanyang ibabaw. Huwag kang sisigaw. May mga taong humahabol sa akin. Baka nandyan pa sila sa paligid. Mga taong humahabol? Diyos ko, kriminal ba ito o NPA? Kaya may humahabol. Bibitawan kita pero ngako kang huwag kang gagawa ng ingay. Anito. Mahina lang ulan sa labas kaya kung sisigaw siya, tinak na may makakarinig sa kanya. Mangako ka muna sa akin na hindi ka sisigaw. Mahinang dagdag pa ng lalaki. Naaasiwa na si Hazel sa posisyon nila. Nasa ilalim siya at halos magkadikit ang kanilang mga katawan ng kung sinong estranghero ito. Naramdaman niya ang mamasal na katawan nito, ang matigas sa dibdib at ang mga braso at hita. Hindi malayong maramdaman din ito ang katawan niya, lalo ng kanyang mga dibdib. Kaya umayon na lamang si Hazel sa kondisyon nito na hindi siya sisigaw o gagawa ng anumang ingay para lamang umalis na ito sa kanyang ibabaw at alisin na rin ang kamay nitong nakatakip sa kanyang bibig. Tumango si Hazel dahil hindi siya makapagsalita. Nanlalaki pa rin ang mga matang nakatitig siya sa mukha ng lalaki. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi ako rapist o magdanakaw. Nanganganib lang ang buhay ko. Nangangako ka bang hindi ka gagawa ng ingay? Inalis nito ang kamay sa kanyang bibig. Oo. Mahinang sagot ni Hazel dahil sa takot pa rin. Noon lamang ito umalis mula sa ibabaw niya. Ngunit hindi siya pinayagan ito na tumayo. Nanatiling nakadapa ito sa tabi niya at ang isang kamay ng lalaki kumulong sa katawan ni Hazel sa parang tila yakap siya nito. Gwapo ang lalaki. No, hindi ito basta gwapo. He was gorgeous. His eyes were light brown. He was about 6 feet tall. Pero alam niyang hindi dapat pagbasehan ang itsura ng isang tao para masabing masama o mabuti ito. Pero nang mapagmasdan niya ang mukha nito ay nabawasan ng takot niya kahit papaano.
Her instinct told her he was not a bad guy. Pero syempre, alam niya hindi siya dapat basta nilang magtiwala rito. Ngayon lamang niya nakita ang lalaki. Mukhang dayo ito sa lugar na iyon. Ngunit nagpasalamat siyang wala siyang nadamang armas sa bulsa o sa katawan nito. Matagal sila sa ganoong ayos. Walang kumikibo. Alam niya nakikiramdam ang lalaki. Noon siya lalo nagkaroon ng pagkakataong mapagmasdan ang itsura nito. Hindi matalim ang mga mata nito. Sa halip, maamo pa nga. Wala naman sigurong kriminal na ganito kagwapo. O kung meron man, siya na ang pinakagwapo. Sa loob-loob ni Hazel. Baka pwedeng bitawan mo na ako? Mahinang sabi ni Hazel rito. Sandali, kailangan makasiguro tayong wala nakasunod sa akin. Sabi pa nito. Hayaan mo kung tumayo at ako na mismo ang titingin sa labas. Ngunit hindi ito tuminag. Sa halip, tinitigan lang siya nito na parang tinatantya kung mapagkakatiwalaan siya nito. Diyos ko, bakit ganito siya makatitig? Hindi kita ipapahamak, sabi ni Hazel. Basta't huwag mo lang akong sasaktan. Hindi ako marunong manakit na ibang tao. Medyo tiimbagang nasabi nito. Inalis nito ang braso nagkukulong sa kanya kaya't nakabangon siya. Nakiramdam siya sa likod ng pinto. Binuksan ni Hazel ang pinto at sumilip siya sa labas. Saka niya sinenyas ang lalaki na wala siyang nakitang tao. Sinenyasan din siya nitong muli, maupo sa tabi nito pagkatapos niya ilak ang pinto. Nang hindi siya sumunod ay hinawakan siya nito sa kamay at hinila paupo. Baka nakikiramdam lang sa paligid, sabi ng lalaki. Sino bang humahabol sa'yo? Nahihintakutan pa rin tanong ni Hazel dito. Sinubukan niyang kunin ito sa diplomasya para makonsensya ito kung sakali mang may masamang balak nga ito sa kanya. Mga taong inutusan na isang taong galit sa akin para patayin ako, kinabahan si Hazel. Hindi kaya membro ng isang underground syndicate ang gwapong estrangherong ito? Kung hindi ka masamang tao, bakit may gustong pumatay sa'yo? Mahinang tanong ni Hazel sa estranghero. Sino ang mga taong yun? Isang taong itinuturing akong mortal na kaaway. Tiimbagang nasagot ito. Isang taong gusto ako mabura sa mundo para hindi ko mabawi ang isang bagay na talagang sa akin pero sa kanya ngayon. Inangkin at inagaw niya. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Huwag mo nang intindihin. Mahabang kwento. Pwede ba? Pakitiyak na lang na walang nakasunod sa akin. Noon lang napansin ni Hazel na marumi ang polo shirt nito. May sugat din to sa braso na nagdurugo. Diyos ko! Ano yan? Paano mo nakuha mga sugat mong yan? Wala ito. The police lang. Nabaril ka? Gagawin nilang lahat para maitumba ako. Hindi ka ba isang kriminal na tumakas? Sinabi ko na sa iyo, hindi ako masamang tao. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Bukod sa hindi kita kilala, sumulpot ka sa ganitong 10 oras ng gabi. Kahit naman siguro sino matatakot. Kaya kung pwede sana, umalis ka na. Kapag natiyak ko nang wala nang humahabol sa'yo. Pasensya na pero natatakot ako madamay eh. Sige, aalis din ako kaagad, sabi ng lalaki. Matagal pa sila nakiramdam sa labas bago siya kumilos para alamin kung nasa paligid pa ang mga taong humahabol dito. Pero kahit sa harap ng salon, walang palatanda ang may taong umaaligid na maaaring nakasunod dito. Nang balikan ni Hazel ang estranghero ay napansin niyang marami ng dugo ang umaago sa braso nito. Pwede bang humingi na isa pang pabor? Anito. May bandage ka ba dyan? O kahit anong telang malinis? Ipinatali ko dito para umampat ang dugo. Meron. Sandali, kukunin ko. Papunta na si Hazel sa salon nang pigilan siya nito sa braso. Sandali. Bakit? Akin ang cellphone mo. Natigilan ang dalaga. Mahirap na, baka humingi rin sa klolo. Katwiran pa nito. Tinapunan niya ng tingin ang lugar na kinilalagyan ng kanyang cellphone. Ayun ang cellphone ko. Hindi ko alam kung magagana pa yun dahil tumilapon. Dinampot ito iyon. Baka may telepono dyan sa kwartong papasukan mo. Nagdududa pa rin sabi ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng tulong. Hindi din ako tatawag ng polis. Basta umalis ka na lang kapag nalagyan na ng bandage ang sugat mo. May layang in-clinic dyan sa kabilang kwanto. Paggaliwa mo. Pumunta ka rin pagkagaling mo rito para magamot yung sugat mo. Hinayaan na siya nitong pumasok ng salon. Kinuha ni Hazel ang first aid kit. Nang mahagip ng kanyang mata ang telepono, biglang lumakas ang kaba niya. Pwede niyang tawagan si Sarah o ang mga kapitbahay niyang sina Mr. and Mrs. Arameda para humingi ng saklolo sa mga polis. Lumapit si Hazel sa kinaroonan ng telepono. Pwede niyang ipaalam kahit kanino ang sitwasyon niya, pero nagdadalawang isip siyang gawin. Kapag humingi siya ng saklolo, tariyak na pupula sa tatakbo palabas ng lalaki. Paano kung nasa paligid lang pala mga kalaban nito at mapatay ito? Cargo de consensya niya pa kapag nang may nangyari dito. Akala ko ba hindi ka tatawag ng saklolo? Nagulat pa si Hazel at napapiksi mula sa pagkakatitig sa telepono nang marinig ang tinig ng lalaki. Bigla siyang napaatras palayo sa telepono. Hindi. Wala naman akong balak tumawag eh. Inuulit ko, miss. Hindi ako masamang tao.
Kung apake ko sa'yo, Ray, pinapag nakawan ka, hindi na tayo nagtagal ng ganito. Hindi ako natatakot mamatay, pero ayoko mamatay ng walang saysay. Ang mga humahabol sa akin, masasamang tao. Gusto ko lang makaiwas sa kanila dahil may masyon pa akong dapat gawin. Kailangan pa ako ng anak ko at ng kanyang ina. Kapag natagpuan at napatay ako ng mga taong humahabol sa akin, baka wala nang tumulong sa kanila. Anak ko at ng kanyang ina. May asawa at anak na pala siya, anang isip ni Hazel. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahamak, promise. Bahagyang na kayo kung sabi ni Hazel rito. Halika na, kamutin na natin yung sugat mo. Lumapit sa rito at sinara ang pintong nag-uugnay sa main house at sa salon. Doon tayo. Yaya ng estrangherong itinuro ang kitchen. Okay pa itong cellphone mo pero hindi ko muna ibibigay sa'yo. Tsaka kailangan ko rin kasi. Hindi siya umimig. Kinuha nito sa kanyang first aid kit. Pinanood na lamang ni Hazel ito habang nililinis ito ang sugat. Nakadama ng awa si Hazel kaya tinulungan niya ito na lagyan ng bandage ang sugat nito. Mabuti tatablisan ka lang, sabi niya. Hindi ko palang siguro talaga oras. Marami sila determinado sa nang tapusin ako. Sigurado kang hindi sila mga polis? Hindi. Baka naman NPA ka kaya? Lalong hindi. Malaki bang atraso mo sa mga taong gustong pumatay sa'yo? Sila ang may malaking atraso sa akin. Tiimbag ang nasabi ng lalaki. Ah, eh bakit ikaw ang... Mahabang kwento nga. Muling pinagmasa ni Hazel ang lalaki. Mukha namang matalino ito. Ang tipo nito ay mukhang militaryo o abogado. Kaya lalo naging malalaking puzzle para kay Hazel kung ano talagang dahilan at gustong patay nito ng mga humahabol dito. Salamat, sabi nito nang matapos mabendahan ang sugat nito. Pwede rin bang makihilamos at makilinis ng katawan? Nagpagulong-gulong ako sa putikan dyan sa bakanting lote para hindi nila ako makita. Ah, oo, sige. Tinuro ni Hazel ang banyo. Pumasok ito roon. Napansin niyang maruming marumi pala ang suot itong pantalon at naisip niyang kumuha ng isa sa mga pantalon ni Sarah na naiwan doon. Matangkad si Sarah kaya hindi malayo magkasya sa estranghero ang pantalon nito. Sandali, hahanap lang ako ng t-shirt na pwede mong ipalit dyan sa suot mo, sabi niya. Natigilan nito at napatitig sa kanya. Huwag kang mag-arala, walang extension line sa loob ng kwarto. Pumasok si Hazel sa isang bakanting kwartong dati inuukupan ni Sarah. Tinaupahan niyang kwartong iyon. Sa kondisyong kilala niya ang uupa. Naghanap siya na may pasusuot sa lalaki. Siguro naman kapag nakapaglinis na siya at nakapagbihis, aalis na siya, sabi ni Hazel sa sarili. Bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng bahay na maaaring pasukin ng gwapong estranghero dito pa sa bahay ko? Pero sino nga kaya siya? Nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto at binalikan ng lalaki. Nagulat pa siya na lumabas ito ng banyo na walang suot ng t-shirt. Maganda ang katawan nito na mukhang alagang-alaga nito. Iniabot ang dalaga nito isang t-shirt at pantalon ni Sarah, kasama isang towel na kinuha naman niya sa kanyang kwarto. Iniwas niya ang tingin dito pero gusto niyang tingnan ng panakaw ang katawan nito. Hindi niya inakalang ganoon kaganda ang katawan na nakatago sa loob ng polo shirt nito. Nakadagdag sa sex appeal nito ang mga pinong balahibong nanunulay sa dibdib nito. Napapanipis papunta sa gawing puso nito. Biglang hinawi ni Hazel ang tingin dito nang mahuli nito na nakatingin siya ng palihim dito. May kasama ka palang lalaki rito? Dati. Boyfriend mo? Tumaas ang isang kilay ni Hazel. Excuse me, kung magkaka-boyfriend man ako, hindi ko siya patitirahin dito hanggat hindi niya ako pinapakasalan. Mataray na sabi ni Hazel. Eh kanino to? Sa best friend kong bading at kasosyo ko sa salon na to. I see. Anito at muling pumasok sa banyo para magbihis. Kasya ba? Tanong niya, mula sa labas ng banyo. Hindi nagtagal lamabas na ng banyo ang lalaki. Medyo masikip dito ang t-shirt at nagbukang leg-hugging ang pants dahil matipuno ito at si Sarah slim at halos parang sa babae ng katawan. Medyo masikip pero okay lang, sabi nito. Maraming salamat. Ano nga palang pangalan mo? Hazel. Hazel. Ulit ito at parang ninanamnam sa dila ang pangalan niya. Hazel, may papakiusap sana ako sa'yo kung hindi pa kalabisan. Ano yun? Pwede bang magpalipas muna ako ng ilang oras dito? Anitong tila nagsusumama ang mga mata. Ha? Yun lang ang nasabi niya dahil natigilan siya. Kahit 3 hours lang, patuloy nito. Malakas kasi ang kutob kong hindi pa nakakalayo rito ang mga sumusunod sa akin. Baka hinihintay lang nila na lumitaw ako. Hindi ka agad siya nakasagot. Hindi niya alam kung pagbibigyan niya ito sa pinakiusap nito. Bukod sa mahirap magtiwala, hindi siya komportable magkasama nalaki sa bahay. Lalo pat hindi niya yun kilala. Natatakot ka pa rin ba sa akin? Tanong nito. Hindi ka ba naniniwalang hindi ako masamang tao? Gusto kong maniwala, sagot ni Hazel. May kinuha itong mula sa bulsa ng denim pants na hinubad nito. May inilabas itong tatlong ID.
Dati akong US Navy. Umalis ako sa serbisyo para bumalik dito sa Pilipinas dahil sa isang misyon. I am into business now. Nagsusupply ako ng PNP ng boots, handcuffs at iba pang supplies. Kinuha niya mga ID na iniabot nito. Noon niya nalaman ang pangalan nito. Joshua Kurt De Silva. Napakasimpatiko nito sa picture nito sa US Navy ID nito. Bagay na bagay nito ang Navy uniform at cap. Ang dalawa pang iniabot nito sa kanya ay ang driver's license nito at ang credit card nito na may picture. Binalik ni Hazel ang tingin dito kasabay ng pagbabalik niya rito ng mga IDs nito. Call me JK, anito. Ang mga taong gustong pumatay sa akin, ang masasama at hindi ako. Kung masasamang taong humahabol sa iyo, bakit hindi ka magsumbong sa mga polis? Hindi pa pwede, sabi nito. Nasa isang alanganing sitwasyon pa ako. Hindi ko alam kung sino mga totoong kaaway. Sige, pwede kang magpalipas ng ilang oras dito. Pero pagkatapos nun, umalis ka na. Hanggang doon lang kaya kong itulong sa iyo. Don't worry, aalis ako eksaktong alas 4 ng madaling araw. Doon sa parlor, mahaba-haba ang sofa roon. Magkakasya ka roon. Maraming salamat. Wika nito kasabay ng paglitaw ng ngiti sa mga labi. Mas gwapo pala siya kapag nakangiti. Ang gaganda ng ngipin niya. Anong sinabi ng model ng close-up commercial sa ganda ng ngiti at mga ngipin niya? Piping, sabi ni Hazel. Sige, magpahinga ka na. Iiwan na kita rito. Katukin mo na lang ako kapag aalis ka na. Bilin niya. Kumuha siya ng unan at kumot sa loob ng bakanting kwarto at dinala iyon kay JK na lumapit na sa salon. Thanks again and good night, sabi nito. Pagkatapos iniwan na niya ito. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Pero matagal na siyang nakahiga sa kama, hindi pa rin siya mapakali. Lalo na siyang hindi dinalaw ng antok. Hindi ordinaryo ang gabing iyon dahil sa bigla na lang pagdating ni JK. May pinag-aralan siya, isang big time businessman. Bakit may nagtatangka ng masama sa kanya? Tanong ni Hazel sa sarili niya na hindi naman siya nakuna ng eksaktong sagot mula kay JK. Naisip lumabas ni Hazel para silipin si JK. Nakaupo ito at hindi pa rin natutulog. Hawak nito ang kanyang cellphone. Gising ka pa pala? Sabi nito na mapansin siyang nakatayo sa upuan. Hindi ka ba makatulog dahil natatakot kang may gawin akong masama? Umiling si Hazel. Hindi sa ganon. Alanganing oras na kasi. Kapag ganito talagang nahihirapan na ako makatulog. Pwede ko bang gamitin itong cellphone mo? May tatawagan lamang ako. Pwede mo rin gamitin ang landline kung gusto mo. Ang cellphone ang ginamit ng lalaki. Umalis si Hazel sa pintuan dahil ayaw ang isipin nito na pinakikinggan niya ang pakikipag-usap nito. Sandali lang ito nakipag-usap. Maya-maya, binaliktan nito sa kanyang cellphone. Bakit hindi landline ang ginamit mo? Tanong ni Hazel dito. Mahirap na. Baka matrace kung saan ang gagaling ang tawag. Matrace? Bakit? Ganun ba ka-sophisticated yung mga taong humahabol sa'yo? Oo, may kakayahan silang mag-wiretap. Napakunot noo si Hazel. Sino ba talaga sila? Isang mataas na opisyal na militar ang kalaban ko. Ha? Bakit? Pinalalabas niyang masamang tao ako. Kinagamit niya impluensya niya para ipitin ako. Malaki ang galit niya sa akin at gusto niyang mawala na ako sa mundo. Natahimik si Hazel. Nahulog siya sa maraming pag-iisip. Tinawagan ko ang kaibigan at ang assistant ko para ipaalam sa kanila ang nangyaring paghabol sa akin ng mga taong gusto kong patayin. Sinabi mo ba kung nasan ka? Hindi. Ayokong ilagay sa risk ang buhay mo, sabi nito. Hazel, kalabisan na ba kung hihingi ako ng isang tasang kape? Hindi. Sandali lang at kukuha kita. Pasensya ka na ha. Nakalimutan ko ng alokin ka man lang kahit ang ano. Habang nasa kusina si Hazel at nagtitimpla, manakanak ang sinusulupan niya sa JK. Nasa sala ito kung saan hindi nakasindi ang ilaw. Lalo nagiging isang puzzle sa kanya ang pagkataon nito. Ayaw nitong buksan ng husto sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit may gustong pumatay rito. At bakit mataas na opisyal ng militar ang kalaban nito. Hindi kaya kalaban nito ng gobyerno? Habang naghahain si Hazel, lumapit ito sa kusina. Pasensya ka na. Alam kong sobrang parwisyo ng dulot ko sa iyo, sabi ng lalaki. Don't worry, makakaganda rin ako ng utang loob ko sa iyo. Naupo rin siya at nagtimpla ng kape. Okay lang. Humihingi rin ako ng paumanhin sa takot ay binigay ko sa'yo. Pag alis ko, pwede bang pakibaon sa lupa itong polo shirt kung may putik at dugo? Baka madamay ka dahil dito eh. Oo, sagot ni Hazel. Bakit hindi mo ako sabayang kumain? Busog ako. Okay na ako sa coffee. Nagsimula na itong kumain. Kanin at corned beef lang ang inihain ni Hazel rito. Ano ba ang nangyari sa iyo kanina? Tanong niya rito. Galing ako sa isang bar sa Alabang. Birthday kasi na isang business associate ko. Napansin ko may bumubuntot sa akin na sasakyan. Sinubukan ko silang ilagaw kung saan-saan ako nagsuot. Pero hindi sila humihiwalay. Hanggang makarating kami sa Aguinaldo Highway. Pumasok ako sa isang road. Nakabuntot pa rin sila.
Pinaputokan nila ako hanggang maisip ko pumasok sa tanahiban. Nang matansya kong hindi nila ako titigilan, tumalon na ako palabas sa sasakyan. Halos pagapang ako nakarating dito sa lugar mo. Paano mo nakilala kung sino mga humahabol sa iyo? Iisang tao lang ang alam ko matindi ang galit sa akin at may motibong ipapatay ako. Sasakyan pa ng pulis ang ginamit nila para mabukhang legitimate police operation yon. At kung napatay nila ako, palalabasin lang nila na isa akong taong pinaghanap ng batas samantalang personal ang dahilan kung bakit ginagawa nila sa akin ang ganito. Kung hindi ka pala nakaiwas, malamang napatay ka na nila. Oo, dahil determinado silang gawin yun. Pwede ko bang malaman kung bakit? Huwag ka nang magtanong. Mas mabuti na yung wala kang alam. Pag alis ko rito sa bahay mo, wala nagtago rito. Hindi mo ako nakilala para hindi ka madamay o mapag-initan. Tumango si Hazel. Nasaan nga pala ang kasama mo rito? O sisa ni JK sa kanya? Nag-iisa ako rito. Ha? Bakit? It's my choice. Ulila na ako. May mga kapatid ako sa ama pero nasa Manila sila. Hindi ka ba natatakot? Babae ka at... Kuminsan naman may mga kasama ko rito. Yung mga hairstylist ko. I see. Ang tapang mo pala. Komento nito. Halos isang oras sila nag-usap sa harap ng dining table kahit lampshade lang ang nakasindi. Palaging pinaalala nito sa kanya na hinaan niya ang kanyang boses. Mas maraming itinanong ito sa kanya kaysa si Hazel ang nagtatanong dito. Tulad ng kung anong tinapos niya, kung saan siya nag-aral, kung ano ang eksaktong pangalan ng lugar na iyon. Dapat may kasama ka rito. Sa panahon ngayon, hindi safe para sa isang babae nag-iisa. Paano kung mapasok ka ng totoong kriminal o masamang tao? Sabi nito. Mababait naman ang mga kapitbahay ko. Tsaka sanay na rin ako sa pag-iisa. Almost 4 years na ako nabubuhay ng mag-isa. Besides, marunong naman ako ng basic martial arts for self-defense. Madalas din naman may kasama ako rito. Nagkataon lang ngayong gabi na wala. May sakit kasi ang mother ng business partner ko rito sa salon. Siya rin ang best friend ko. Kapag nag-iisa ka rito, tiyakin mo nakalakan lahat ng pinto. Tingnan mo, nakapasok ako kanina. Nakaligtaan ko lang siguro sa dami ng ginawa ko ngayong maghapon o dahil lang sa lalim ang iniisip ko. Sabi niya. Napatingin sa JK sa wall clock. It is 2:40 in the morning. Magpahinga ka na. Masyado ko lang nagambala pati ang pamamahinga mo. May isang oras mahigit pa rin akong magpapahinga. Bagamat hindi siya nakadama ng antok, pumasok na rin si Hazel sa bedroom niya. Ngunit mababaw ang naging tulog niya. Maya't maya rin siya nagigising. Nang muli siyang mapadilat na pabalikwas siya ng bangon mula na makita niya na mag-aalas 4:30 na ng madaling araw. Naalala niya ang uninvited guest niya. Baka umalis sa JK. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto niya pagkatapos suklayan ng mga daliri ang kanyang buhok. Paglabas niya nakita niya itong nakaupo sa harap ng dining table. Kanina pa ako dapat umalis pero ayoko namang katukin at istorbohin ang tulog mo para magpaalam. Mahinang sabi nito. Tumayo na ito at lumapit sa kanya. Aalis na ako, Hazel. Maraming salamat ulit. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong ito sa akin. Muli niyang nakita magandang ngipin ito nang umiti ito. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo, pero kung matatapos ang problemang ito na buhay pa rin ako, babalikan kita para magpasalamat ulit sa'yo. Patuloy ni JK. Gumanti siya ng ngiti. Sana nga magkita pa ulit tayo, sabi ni Hazel. Nagpauna na ito sa pinto sa backdoor kung saan din ito pumasok. Sumilip-silip muna siya sa labas. Sige, mukhang wala naman ng tao, sabi niya. Salamat ulit, Hazel. Kapag may nagtanong sa'yo, mag-deny ka na lang. Makakaganda rin ako ng utang na loob sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Mag-iingat ka na lang. Pahabol niya rito. Ikaw rin, sagot nito. Pero bago ito tuloy ang lababas ng pinto, muling humarap ito sa kanya. Pwede ba kitang yakapin bilang pasasalamat? Tanong ng lalaki. Gumiti at tumango lamang si Hazel. Nang yakapin siya nito para nawala ang lahat ng takot na nararamdaman niya. Nabura din ang nalalabi niyang pagdududa sa pagkatao nito. Bye, sabi nito nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Nagmamadali na itong umalis. Inihatid na lamang niya ito ng tanaw. Matagal na nakaalis sa JK ay hindi pa rin umaalis sa tabi ng pinto si Hazel. At pagkatapos ang isara at ilak iyon, matagal pa siyang naupo sa dining table at nag-isip. Sana naman wala mangyaring masama sa kanya. Lihim na naidasal ni Hazel. Naisip niya na i-text si Sarah pero biglang naalala niya ang kanyang cellphone na hawak ni JK kanina. Hinanap niya yun sa sala, sa kitchen at maging sa salon pero hindi niya nakita. Mukhang nadala ni JK ang cellphone ko. Dahil nahirapan siyang bumalik sa pagtulog, naisip lang niya maglinis-linis ang bahay. Hinugasan niya ang pinagkainan ni JK at sinunod niya ang bini nito na ibaon sa lupa ang maraming polo shirt at pantalon nito. Ganito siguro ang nararamdaman ng mga taong kumukupop sa mga takas sa kriminal, sabi niya sa sarili. Pagkatapos naisip niya ang salanday nilang tawagan si Sarah.
Kinawento niya rito ang nangyari. Ano, pinasok ka? Hindi ka ba sinaktan? Oh, Diyos ko, friendship, nirape ka ba? Punong-puno ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Niluray ba ang beauty mo? Huwag kang magpanik. Hindi naman niya ako sinaktan eh. Wala siyang ginawang masama sa akin. Parang ang hindi ka natakot para sa sarili mo. Wala man lang ako nahihimig ang pagpapanik sa boses mo eh. Noong una, syempre. But later on na magpakilala siya sa akin at kinuwento niya nangyari sa kanya na wala ang takot ko dahil naramdaman kong hindi siya masamang tao. Hindi ka pa nakakatiyak na mabuti nga siyang tao. Ngayon mo lang siya nakita, friendship. Ano ka ba? Pero nararamdaman ko yung sincerity niya, Sarah. Maniniwala ka mabuting tao siya. Siguro gwapo ang hombre, no? Nanghuhuling tanong nito sa kanya. Oo, pero hindi naman porke gwapo siya ay naniniwala na ako mabuting tao siya. Mabuti na lang at wala nangyaring masama sa iyo, sabi ni Sarah. Hindi ka na pala namin dapat iniiwang mag-isa dyan. Mabuti na lang hindi masamang tao nakapasok dito sa bahay ko. Pagkatapos nila mag-usap ni Sarah, bumalik na siya sa higaan. Pero ayaw na talaga siyang antukin pa. Mag-aalasin ko pa lang, pwede pa siyang matulog. Ano bang dahilan kung bakit hindi siya dalawin ng antok? Ang pagkagulantang niya sa pagsulpot ng isang estranghero sa katahimikan ng gabi at kalakasan ng ulan o ang gwapong mukha nito. Anong tinutukoy niyang pag-aari niya na kinuha sa kanya? Naitanong ni Hazel sa sarili. How she wished na nagkaroon pa sila ng maraming oras para makapag-usap. Gusto niyang malaman ang buong kwento ng buhay nito. Pero nang maalala niya, may binanggit itong mag-ina nito, bigla rin siyang natigilan. May asawa na yata siya eh, sayang. Saka lamang nagising si Hazel nang kumatok si Sarah. Ano nangyari sa inyo, friendship? Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at pinagbastan siya na parang hinahanapan siya ng galos. Kung nagkataon palang rapist yon, dalawang beses na ako na-rape bago ka dumating. Sumbat niya sa kaibigan. Kung gwapo, okay lang yon. Biro nito. Gaga? Natatawang reaksyon niya. Wala ba talaga siyang ginawa sa'yo? Wala. Hindi niya ako sinaktan. Mabuti naman. Hindi siya masamang tao, Sarah, sabi ni Hazel. Eh bakit may humahabol sa kanya? Hindi niya dinetalye ang pagkukwento eh. Pasensya ka na talaga, friendship ha? Hindi kita kagad nasaklulohan. Late na nga nabuksan ko message mo dahil hindi ko mahawakan ang cellphone ko. Mali ko bang pinasok ka na ng aswang dito? Alam mo ba, napakagwapo niya. Talaga? Nanlalaki ang mga matang reaksyon ni Sarah. Gwapo yung estranghero nagpunta rito? Oo. Sayang pala, dapat nakapunta ako rito. Natahimik si Hazel habang binabalikan niya sa isip ang itsura at kabuuan ni JK. Napakaganda ng katawan nito, ng mga mata, ng mga labi. Anong pangalan niya? Sasabihin ko sa iyo pero wala kang pagsasabihan na may nagpunta rito ha? Mahigpit ang bilin niya kay Sarah. Pangako, JK. JK? Sa pangalan palang halatang gwapo na. Wala na kaya siyang balak na bumalik dito? Palagay ko, meron. Talaga? Oo, dahil natangay niyang cellphone ko. Aabangan ko ang pagbabalik niya. Tila excited pang sabi ni Sarah. Noong gabing yon, muling nahirapan makatulog si Hazel. Hindi siya mapakali. Hindi kasi niya makalimutan ang itsura at boses sa JK. Lalo hindi niya makalimutan ang yakap ng pasasalamat nito. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Makikita ko pa kaya siya? Ah, bakit pa niya iisipin si JK? Bukod sa may sarili siyang problema, hindi pa niya nahahanapan ng solusyon, nabanggit itong mag-ina na ito. Kaya wala na siyang karapatang pangarapin ang muling makita o isipin man lamang ito. Si JK para lang isang bagyo na dumaan ng Pilipinas, ng bulabog, nag-iwan ng marka pero hindi na babalik pa. Dalawang linggo na nakalipas mula nang bigla na lang sumulpot si JK sa bahay ni Hazel. Hindi niya maiwasang maalala pa rin ito. Hindi niya alam kung magkikita pa silang muli nito. Sana na lang, huwag siyang mapahamak. Tahimik na asam niya. Kapag naaalala niya si JK, nakakadama siya ng panghihinayang dahil nagkita at nagkakilala sila sa isang pangit na sitwasyon. Isang umaga nag-aalmusal siya at nagbubuklat ang tabloid na naiwan na isang customer inanlaki ang kanyang mga mata at muntik nang mabitawan ng coffee mug na hawak niya. Yun ay dahil sa larawang nakita niya sa isang pahina ng dyaryo sa ilalim ng isang malaking wanted. Si JK ang nasa larawan. Nilapag niya sa ibabaw ng mesa ang coffee mug at muling hinawakan ng dalawang kamay niya ang broadsheet. Saka ayon nilapit sa kanyang mukha. Hindi siya maaari magkamali. Si JK ang nasa larawan at kinumpirma yun ang larawan na may pangalan sa ilalim niyon. Joshua Kurt De Silva. Wanted daw ito sa kasong kidnapping. Kidnapper siya? Halos lumubog ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang kidnapper ang taong minsang pinatuloy niya sa kanyang bahay. Kaya ba may mga humahabol sa kanya? Pero ang sabi niya dati siyang US Navy. Bakit naging kidnapper siya? Nahulog si Hazel sa malalim na pag-iisip.
bakit malalagay sa wanted list si JK kung wala itong malaking kasalanang nagawa? Naging malaking puzzle talaga sa kanya ang tunay na pagkatao nito. Lalo na laki ang kanyang mga mata na nabasa pa. May reward ang sino mong makapagbibigay ng impormasyon tungkol dito. Namilog ang kanyang mga mata. My God, 500,000 pesos? Napakalaking halaga niyon. Kahit paano'y makakatulong na sana sa problema ng kapatid niya. Pero nasa na ba sa JK? At kung alam niya kung nasa nito ngayon, kaya ba niyang isuplong ito sa mga otoridad? Baka naman mapagbintangan lamang siya. Sa pantahan ni Sana nang sabihin niya dito ang nabasa niya. Pinakita pa niya dito ang larawan ni JK sa broadsheet na binasa niya kanina. Ewan natin, parang ayoko nga maniwala. Kaya lang bakit yun ang nakasulat dito? Oo nga, hindi naman kaya yan ang dahilan? Kaya may humahabol sa kanya? Yun ang iniisip ko eh. Pero ang sabi niya ang mga humahabol daw sa kanya masasamang tao. Baka yun na lang ang sabi niya. Pero ang totoo ay mga polis pala. Pero dati siyang US Navy. Pinakita pa nga sa akin yung ID niya eh. Sus, baka naman fake ID na yon. Alam mo na, ang dami nang gumagawa ng ganyan ngayon. Sabi ni Sarah. Hay nako, wag mo na lang siyang isipin. Bakit ba pinaproblema mo pa ang lalaking yon? Oo nga, bakit ko ba siya poproblemahin? May ibang problema akong dapat harapin. At yon ay ang magpigil ng kasal ni Pamela kay Mr. Vandross. Umiiyak ang mama ni JK na makita nito ang wanted sa newspaper. Lalo nalagay sa panghalib ang buhay mo, iho. Sabi nito. Kaya ko to, ma. Don't worry about me. Pero mabigat ang mga kalaban mo. Wala kang kalaban-laban sa kanila dahil mga goons sila na nagtatago sa kanilang mga uniforme. Lumalabas pa ngayon na ikaw masamang tao na tinutugis ng batas. Malalampasan ko rin to, ma. Pansamantala lang to. Everything will be alright. Mag-iingat na lamang ako. San ka napupunta ngayon? Your photo is all over the papers. Magtatago muna ako pansamantala, ma. Mahirap lamantad ngayon. Kailangan isipin at planuhin kung mabuti ang mga susunod kong gagawin. You take care, iyo. I will, ma. Just pray for me and my son. Niyakap siya nito. Nagpaalam sa JK rito at nagmamadaling umalis. Samantala, kinagabihan, pagkatapos mag-CO-A ng mga beauticians, sinara na ni Hazel ang salon at ang mga bintana ng bahay niya. Papunta siya sa kitchen para isara ang back door na magulat siya sa taong kanyang nakita. Muntik na siyang mapasigaw. Napaatras siya. Hazel? Matagal bago siya nakahumahabang titig na titig dito. JK? Kanina pa ako dito. Ako na nagsara ng pinto dito sa likod. Sabi ni JK sa kanya. Hindi niya alam kung anong sasabihin at iisipin ang mga sandaling iyon nang maalala niya ang wanted ad sa dyaryo. Alam kong hindi ka natutuwa sa pagbabalik ko. Of course, natutuwa. Nag-aano lang ako na baka napahama ka na. Totoong natutuwa siyang muling makita at kahit na hindi siya sigurado kung mabuti ang masamang tao ito. Hindi niya maunawaan kung bakit. Nadala ko ang cellphone mo eh. Pasensya ka na. Saka nito inabot iyon sa kanya. She forced a smile. Okay lang. Salamat naman at ibinalik mo. Hindi pa rin siya umaalis sa kinatatayuan dahil naalala ni Hazel ang nabasa niya sa broadsheet. Kung totoo nakasulat doon, isang kidnapper ang kaharap niya ngayon. Isang taong pinaghahanap ng batas. Hindi mo man lang ba ako pauupuin? Tanong ni JK sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Pero nung maling gumana ang utak niya ay tinuro niya ang silya sa harap ng dining table. Kamusta ka na, Hazel? Wala ba nagtanong sa iyo o umaalig-alig dito pagka galing ko rito? Wala naman. Sagot niya. Mabuti naman. Nag-aalala din ako na baka may nakasunod sa akin dito at pati ikaw, guluhin at perwisuhin. Baka nagugutom ka, ipaghahain kita. No, coffee na lang. Tumayo si Hazel para ipagtimpla ito ng kape. Hazel, pwede ba ako makishower? Sure, sabi niya. Habang nagsasawar si JK at pagkatapos ay magtimpla ng kape para dito, muling dinampot niya ang broadsheet kung saan naroon ang wanted ad para kay JK. Kung siyang tatanungin, sa tingin niya, hindi masamang tao ito. Pero bakit mailalagay yun doon kung hindi totoo? Hindi pa naman niya ganap na kilala si JK. Ang pinanghahawakan lang niya ay ang mga salita nito. Ngayon pa lang ang ikalawang pagkakataong nakita niya ito. Marami pa siyang hindi alam tungkol dito. Kaya paano siya nakakatiyak na hindi nga totoong kidnapper ito samantalang may mga nababalitaan siya na maging ang mga malalaking tao, dating militar, police o government official na sasangkot din sa kidnapping? Tinignan ni Hazel ang contact number na kasama ng ad na maaaring tawagan ng kung sino mong makapagbibigay ng impormasyon tungkol kay JK. 500,000 pesos ang katumbas ng pagtawag niya sa number na iyon. Lumapit siya sa telephone rack, ngunit napaisip siya. Kaya ba niyang gawin iyon kay JK? Habang di pa siya makapagdesisyon kung anong kanyang gagawin, nagulat pa siya nang biglang bubukas ang pinto ng shower room. Halos nundagin siya ni JK. Balak mo akong isuplong? Anito,
habang tinitingnan ang broadsheet na hawak niya. Saka nito iyon kinuha at kiniyumos ng kamay. Bakit? Naniniwala ka ba sa nakasulat siyan? Dahil lang sa reward, ipagkakanalo mo na ako. I'm sorry, hindi ko naman gagawin eh, sabi niya. Hindi ako kidnapper, Hazel. Gawa-gawa lang yan ni William Sambroso at ang kanyang amang makapangyarihan. Pero bakit kanila pinagbibintangan ng ganon? Pinalalabas silang kinidnap ko ang anak ko. Anak mo? Naupo ito, saka tila nag-isip na matagal. I had a girlfriend 6 years ago, si Ruby, my first serious relationship. Pero pinaghiwalay kami ng parents niya dahil lang sa malaking alitan sa business ng papa ko at ang business ng daddy niya. Ang business ng papa ko nagpahina at halos pumatay sa business ng pamilya ni Ruby some years ago, bago pa kami nagkakilala. As expected, pinaghiwalay kami ng daddy niya. Pinapili siya nito. Tinakot ay tatakwil at hindi pamamanahan kapag hindi siya lumayo sa akin. Saglit na huminto ito sa pagsalaysay at humigop ng kape. Pinili ni Ruby ang pamilya niya over me. Nakipaghiwalay siya sa akin pero ang kinagulat ko ay na magpakasal siya sa ibang lalaki after a month. Masakit na nga ang ginawa niyang pagtalikod sa akin. Dinagdagan pa iyon nang mabilis sa pagpapakasal niya sa iba. Sandaling tumigil sa JK upang pahupain ang emosyon nito. Lumayo ako para madaling makalimot. Then I joined the US Navy. Nakatulong iyon para madali ko makalimutan si Ruby. When my father died, nakiusap ang mama ko na bumalik ako sa Pilipinas because I had to take over the company. Mabigat na responsibilidad ang pamamahala ng isang career company. International ang services namin at hindi kaya ni mama na mag-isang pamahalaan iyon. Ang nag-iisa kong kapatid, bata at hindi pa handa para mag-take charge. Pagbalik ko rito, inaasahan ko nang hindi maiiwasang muli kami magkita ni Ruby. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang matuklasang nagkaanak pala kami. Huli na bago niya pa nalaman iyon. Nagkahiwalay na kami. Pero pinalabas ng pamilya niya ang lalaking pinasalan niya ay ang ama ng bata. Sino nagsabi sa'yo na nagkaanak kayo? Si Ruby mismo? O sisa ni Hazel kay JK? Nalaman ko ang katotohanan iyon mula sa kaibigan naming dalawa na naging tulay para magkakilala kami. Hindi na raw sana niya sasabihin sa akin ang tungkol doon, pero naaawa raw siya sa kalagayan ni Ruby. Bakit? Ano bang kalagayan ni Ruby? Sinasaktan daw si Ruby ng asawa niya. Kapag nalalasing daw ito, pati ang anak namin sinasaktan. My God! Bulalas na reaksyon ni Hazel. At nagka-amnesia si Ruby dahil sa pagiging violente ng asawa niya. Amnesia? Paano nangyari yun? Isang gabi raw sinakta ng asawa niya si Ruby. Tumakas siya, pero hinabol ng asawa niya ang kotseng sinasakyan niya. Bumangga iyon. Bumaliktad ang sasakyan. Muntik na raw ikamatay iyon ni Ruby. Jesus! Muli ay nabiglang sambit ni Hazel. Hanggang ngayon may amnesia pa rin siya? Oo, last year lang daw nangyari ang aksidente. Bakit hindi na lang siya makipaghiwalay sa asawa niya? Bago magka-amnesia si Ruby, yun daw ang sanang gusto nitong gawin. Pero pagkatapos ito makasurvive sa aksidenteng iyon, naging dependent na raw ito sa asawa. Baka nga pati na ang dahilan kung bakit ito na aksidente, hindi na nito matandaan. Pahayag ni JK. Kawawa naman pala si Ruby. Bakit hindi na lang siya tulungan ng pamilya niya? Pwede naman niyang ireklamo yung asawa niya. May batas tungkol sa violence against women and minors. Wala nang pamilya niya. Her mother died 3 years ago. Ang daddy niya bedridden na pagkatapos ma-stroke last year. Ang kapatid niya takot sa asawa niya. Hindi madaling kalabanin ang lalaking pinakasalan niya, si William Sambroso. He is the son of a high-ranking military official. Malakas ang kapit sa itaas, ma-impluensya. Pangalan pa lang kinatatakutan na. Napansin ni Hazel ang napakingat-labi si JK. Damang-dama niya ang poot sa madilim na anyo nito. Napabuntong hininga siya. Ang William Sambroso bang ito ang kahumahuma at humahanting sa iyo nung unang mapadpad ka rito? Ang mga tauhan niya, siya rin ang nagdemanda sa akin at re-end sa kasong kidnapping. Bakit kanya kinasuhan ng ganun? 2 months ago, gumawa ako ng paraan para makita kong aking anak at makausap ko si Ruby. Inabangan ko sila sa school kung saan sumasama siya sa driver para sunduin ang anak ko. Nilapitan ko siya. Nagpakilala ako. Hindi niya ako nakilala, Hazel. Total stranger ang tingin niya sa akin. Hindi muna ako nagpakilala bilang dating boyfriend niya at ama ng kanyang anak. Nagpakilala ako bilang ama ng isang batang schoolmate ng anak niya. Gumawa ako ng kwento para makuha kong tiwala niya. Ang sabi ko, nilayo sa akin ang in-laws ko ang anak ko mula na mamatay ang asawa ko. Nakuha mo ba naman ang tiwala niya? Naniniwala ba siya sa kwento mo? Tanong ni Hazel. I believe so. Seryosong sagot ni JK. Ano nangyari pagkatapos? Curious na tanong ni Hazel. Minsan, inimbita ko sila mag-ina na mag-snack. Sinama ko sila sa bahay sa kung saan meron akong maliit na zoo sa loob ng bakuran. Nag-aalaga ako ng iba't ibang species of bird. May ostrich at mga chimpanzee rin ako.
Nalaman ko mula kay Ruby na mahilig din pala sa hayop ang anak namin. Sa sobrang kasabikan ko sa anak ko, hindi ko na malayan ang oras. Nalibang kami. At nagulat na lang ako nang dumating sa bahay kong isang grupo ng mga pulis, kasama si William Sambroso. Tumawag pala siya sa driver niya at sinabi naman ito kung nasaan kami. Pinalabas ni William Sambroso na kinidnap mo mag-ina? Ganun na nga. Pero hindi ako nakulong dahil tinanggi ni Ruby na kidnapper ako. Sinabi niya ang anak namin si Samuel ang may gusto magpunta sila sa bahay ko dahil sa aking maliit na zoo. Alam ba ni William na ikaw ang ama ng anak ni Ruby? Oo, pero wala siyang sinasabi kay Ruby. Nang hindi ako makulong dahil tinanggi ni Ruby, nasapilitan ko silang sinama, pinagbantaan ako ni William. Oras daw na lumapit ako sa mag-ina, ipapapatay niya ako. Kaya pala hinahabol ka nila nung gabing mapadpad ka rito. Hindi pa yon, Hazel. Nagpunta pa rin ako sa school ng anak ko. Gusto ko makausap si Ruby at magpakilala pero may mga bodyguards din nakabantay sa mag-ina hanggang sa magkaroon ako ng warrant of arrest. Mabuti na lang at nasa Tagaytay ako ng mga polis na nagpunta sa bahay at iserve sa akin ng warrant. Nadiin ako sa kasong kidnapping dahil nabago raw ang statement ni Ruby at ang driver nila. Pinalabas na nilang kinidnap ko si Ruby at ang anak namin. Bakit nagkaganoon? Malamang tinakot ni William ang dalawa sa pantahan ni JK. Alam kong hindi gagawin ni Ruby kung hindi siya pinilit o tinakot ng asawa niya. Hanggang isang gabi nga may isang sasakyang humabol sa akin. Mabuti na lang may military training ako kaya hindi nila ako nagawang itumba. At hanggang ngayon nagtatago ka? Yun ang pinayo sa akin ng pinsan kong lawyer. Sa ngayon daw mas makakasama sa akin ang lumutang ako at sumuko dahil imposibleng mabigyan ako ng due process. Makapangyarihan ang mga kalaban ko. Alam naman namin ginagamit ng nilang kasong iyon para mahulit mapatay ako. Pero hindi ba? Mas delikado at mas makakasama sa iyo na magtago na magtago? Malaki ang posibilidad na gamitin ni William ang impluwensya ng kanyang ama para ipatumba o upitin ako. Kapag sumuko ako, gagawa sila ng paraan para hindi na ako makalabas pa ng kulungan. At sa loob ng kalakaran na nangyayari sa loob, lalo na kung malaking taong kabangga mo. Pero bakit kailangan ipitin ka pa niya ni William Sambroso? Wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Aniya. Ayaw niyang may makaalam na hindi niya anak si Samuel at ayaw niyang sigurong bawiin ko sa kanyang aking mag-ina. Ayaw niyang malaman ang ibang pagmamalupit na ginagawa niya kay Ruby. Alam niyang sa pagbabalik ko marami akong pwedeng gawin laban sa kanya at hindi ang makulong. Ako ang iniisip niyang solusyon. Gusto niya akong patayin o ipapatay at gagawin niyang lahat. Kakagamitin niya lahat na influence at koneksyon ng kanyang ama para magawa niya iyon. Katunayan na nga ang warrant of arrest na naproduce sila at ang reward na nakapatong sa ulo ko. Anong binabalak mong gawin ngayon, JK? Hanggang kailan ka magtatago? Delikadong buhay mo dahil sa laki ng reward na nakapatong sa ulo mo. Hindi na lang kina William Sambroso ka dapat magtago. Kapag may nakakilala sa iyo, tiyak na ituturo ka para makuha ang reward. I know. Kaya nga masafe para sa akin na magtago sa isang taong hindi konektado sa akin in any way. Katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Nananansang tanong ni Hazel. Tiyak na hanapin nila ako at aabangan sa malugar na maaari kong puntahan, lalo na sa aking mga kaibigan. Bala ko sanang dito muna magstay. Aha? Natigilan si Hazel. Pinauupahan mo naman ang isang kwarto rito, hindi ba? Nakanda ako magbayad kahit magkano. Pero bakit dito? Pakiramdam ko, safe ako dito sa lugar mo. Hindi maghihinala mga humahanap sa akin, narito ako. Lalo na kung magdi-disguise ako. At alam ko, matutulungan mo ko. Yun ay kung papayag ka. Pagkatapos mong malaman ngayon na wanted ako, hindi nakakaibo si Hazel. Gusto niya, tulungan sa JK. Pero ang isang bahagi ng isip niya nag-aalala. Tahimik ang buhay niya. Baka madami pa siya sa gusot na kinasusuungan ito. Bahagyang dumukwang ito papalapit sa kanya. I need your help, Hazel. Anitong tila nagsusumama ang mga mata. Wala naman akong balak na magtago na matagal. Gusto ko lang bago ako lumantad armado na ako sa ebidensyang magpapatunay na hindi nga ako masamang tao, na hindi akong kinidnap si Ruby at Samuel. Ginusto ko sila makasama kaya ako sila sinama sa bahay ko. Hindi siya makasagot. Nagtatalo pa rin ang isip at kalooban ni Hazel. Ang sabi ng isip niya, malamang madami siya sa gulong kinasasangkutan ni JK kaya masamang tao at nanganganib ang buhay nito. Magsasalita pa sana si Hazel para sabihin ditong tatanggapin niya na ito sa buhay niya nang maunawaan niya ito. Please, Hazel. Pagsasumama nito, tudoblehin ko rin ang reward na ino-offer nila. Hayaan mo lang na dito ako magtago. Natahimik siya. Nakakatempang offer na iyon ni JK. Biglang kumistap sa isip niya ang problema ni Pamela. Halos 1 milyon ang utang ng tita Marlene niya kay Mr. Vandross. Tudoblehin mo ang 500,000 pesos? Tanong ni Hazel dito. Tumango ito. Oo, masasolve lang problema ni Pamela kapag nabayaran siya ng Mrs. Pandros. Pero kagat din nawala ang ngiti sa kanyang mukha.
Baka isipin ni JK mukhang pera siya na naisip niyang isuplong ito dahil sa reward at ngayon naman tatanggapin niya ito dahil sa offer nitong dodoblehin ang reward na 500,000 pesos. Excuse me, marunong naman akong tumuro na walang kapalit. Pwede kitang tanggapin dito kahit hindi ka nag-offer ng ganun. Dodoblehin ko ang reward na nakapatong sa ulo ko dahil hindi lang ang mapagtataguan ng tulong na hihingin ko sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Para makakilos ako na hindi nakikilala, hihingin ko ang tulong mo para makapag-disguise ako. Pwede ako magpanggap na gay na isa sa mga hairstylist o beautician mo. Kumunot ang noo ni Hazel. Yun ay habang gumagawa ako ng paraan ng pakausap si Ruby at mahanap ang ilang malalapit niyang kamag-anak na makapagpapatunay na wala akong intensyong kidnapin sina Samuel at Ruby. Kailangan makausap ko siya para masabi ko sa kanya ang totoo. Ngayong may amnesia siya, hindi niya alam na ako ang lalaking minahal niya noon at ako ang ama ni Samuel. Kapag nalaman niya yun kung sakaling maalala niya, makukumbinsi ko rin siyang bawiin ang statement niya na nagdiriin sa akin. Gusto ko rin makita ang ilang kamag-anak na natutulong sa akin para kausapin siya. Pero dekado para sa akin ang basta lamang lumantad nang hindi naka-disguise. Tulungan mo ako maiparating kay Ruby ang totoo. Paano ko gagawin yun? Mag-iisip tayo ng paraan para makalapit ka sa kanya. Hindi ka naman niya kilala. Bakit hindi mo hingin ang tulong ng kaibigan niyo na nagbigay ng mga information sa inyo tungkol sa anak mo? Wala na silang communication ni Ruby. Pinutol na ni William. At mula na magka-amnesia si Ruby, hindi na sila nagkausap pa. Hindi naman siya makalapit kay Ruby dahil kilala siya ni William at ang driver ni Ruby. Muli, natahimik si Hazel. Malaki ang may tutulong mo para malinis ang pangalan ko, Hazel. Huwag kang mag-alala, tutupad ako sa usapan. Ang hindi niya pagkibo ay nakala marahil itong pagtutol niya. Pero hindi naman kita pinipilit, Hazel. Kung talagang ayaw mo akong tulungan, wala akong magagawa. Patuloy pa nito. Hindi ko pa naman sinasabing hindi ako pumapayag ah. You mean, ngumiti na si JK. Kung pansamantalang matutuloyan lang, sige, payag ako. Basta't hindi ako gaano magtatagal dito. Baka kasi matuntun ka na nila rito. Thank you very much, Hazel. Sige, kailan ka ba lilipat? Ipapadala ko na lang ang mga personal na gamit ko rito bukas. Dumukol dito ng pera mula sa wallet at iniabot iyon sa kanya. 20,000 pesos ito, advance ko para sa board and lodging. Sobra-sobra to, sabi ni Hazel habang binabalik dito ang labis sa pera. No, please keep that. Tanggi nito habang tinutulak ang kamay niyang hawak ang pera. Kung tutuusin, kulang pa yan sa malaking perwisyong ibinibigay ko sa iyo. Don't mention it, sabi ni Hazel. Sige, kukunin ko ito kung pipilit mo at tutulungan kita sa abot na aking makakaya. Ginagap ni JK ang kanyang isang kamay na ikinagulat niya. Thank you so much, Hazel. Tatanawin kong malaking utang na loob itong gagawin mong turo sa akin. Paano nga pala kung makita ka ng mga hairstylist at staff ko rito? Ano sasabihin ko sa kanila? Tanong ni Hazel kay JK habang inaabot niya ang kape rito. Nasa kitchen sila, naka-off naman ang ilaw sa sala at sa salon. Hindi nila ako dapat makitang hindi naka-disguise. Mahirap na. Half a million pesos is not a small amount of money. Pwede akong ipagkanalo ng kahit sino makakakilala sa akin. Talaga palang desidido silang maitumba ka, komento ni Hazel. Imagine half a million pesos for a reward? Paano nila nagawa yun? Dinawit nila ako sa iba pang kaso. Bukod sa kinidnap ko raw mag-ina, nilingtin nila ako ng ama ni William sa isang malaking kidnapping syndicate. Samantalang wala akong kilala isa man sa mga miyembro niyon. Gusto nilang masiguro makukulong ako pero alam ko, matutulungan mo ako mag-disguise. Kung kailangan magpanggap akong bakla, okay lang. Tinagmasdan ni Hazel ito. Pinag-aralan niya ang angulo ng mukha nito. He was really handsome. Nakapaganda ng mga features ng mukha nito. Matangos na ulong. Nawapula at hindi makapal ng mga labi. Makinis sa mukha at mga pilikmatang malalantik sa ibabaw ng malamlam na mga mata. Natitiyak niyang babagay dito ang ayos babae o kapag pinagpanggap nga itong gay. Oh, bakit ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Tanong ni JK na bigla yatang nakonsos. Pinag-aaralan ko lang ang mukha mo para malaman ko kung babagay sa iyong aayusin at magpapanggap na bakla. What do you think? Magaganda ang features ng mukha ko. Mukhang ang babagay sa iyong ayos babae. Kumuha si Hazel ang makeup sa salon at sinubukang applyan ang makeup sa JK. Open your eyes, sakay sa may katumingin. Utos niya rito bago niya guhita ng eyeliner ang ilalim ng mga mata nito. Masyado silang malapit sa isa't isa. Halos malanghap na ni Hazel ang mabangong hininga nito. Ngunit pilit na inilayo niya roon ang kanyang isip at mas nag-concentrate siya sa ginagawa. Kailangan mo na makeover. Maya-maya ay sabi ni Hazel rito. Pero may mas magaling gumawa nito kaysa sa akin, ang best friend kong si Sarah. Can we trust her? Him. He's gay. Pero mapagkakatiwalaan natin siya. Tuturuan kanyang mag-ayos ng tama para pag sa disguise mo. Maliban sa kanya, wala na ibang makakaalam na nakatira ka rito.
Kaya lang, paano ba natin gagawin yun? Sa araw kapag bukas ng salon, labas-masok dito sa bayang staff at mga hairstylist ko. For sure, makikita ka nila. Sa gabi na lang ako lalabas. Dala ko ang laptop ko kaya pwede ako magtrabaho sa opisina kahit narito lang ako sa kwarto. Baka makahalata sila. Sige, pag-isipan na lang natin ang solusyon. Tatawagan ko lang si Sarah. Nang tawagan ni Hazel si Sarah, hindi niya sinabi dito ang dahilan ng pagpapunta niya rito sa salon. Ano na naman ba ang problema mo, friendship? Humahango sa tanong nito pagkarating nito. Look ko anong oras na oh, 12:40 na madaling araw at nambubulaho ka. Alam mo namang ang papa ko ang kasama ko. Shh, ang boses mo. Saway ni Hazel dito. Hinila niya ito sa isang sulok ng salon. He's here. Sinong he? Si JK. Ano? Tinakpan ni Hazel ng kamay ang bibig nito. Sinabi ko nang hinaan mong boses mo eh. Nandun siya sa isang kwarto. Dumating siya kanina. Pero wanted siya, hindi ba? Wala siyang kasalanan, Sarah. Na-frame up lang siya. Ma-implement sa mga nakabangka niya kaya nagawa siyang ipitin. Nakiusap siyang dito muna magstay habang inaayos niya ang problema at kumukuha siya ng ebidensya makapagpapatunay na hindi siya masamang tao. Ipinagpatuloy ni Hazel ang pagkasalaysay dito ng sitwasyon ni JK. Pagkatapos, kinatok na niya ang kwartong kinaroroonan ng lalaki. JK, this is Sarah. Best friend ko at business partner ko sa salon. Wala kang dapat alalahanin sa kanya. Ang sekreto ko, sekreto rin niya. You can trust me. Pagbibigay assurance ni Sarah kay JK. Thank you, sabi nito. Tulungan mo kaming gawan siya ng disguise dahil hindi pwedeng pulumantad as himself, sabi ni Hazel sa kaibigan. Pagpapanggapin natin siyang bakla na uupa dito. Turuan mo rin siya kung paano kumilos sa parang tuloy na miyembro ng pederasyon ninyo. Okay, don't worry. Akong bahala, sabi ni Sarah. Hinanapan nila sa JK ng wig na babagay sa shape ng mukha nito. Oh my, hindi ko alam na ganun siya kagwapo. Kinikilig na sabi ni Sarah habang nasa loob sila ng salon at JK na iwan sa kwarto magiging tulugan nito. No wonder tinanggap mo siya rito. Gaga, hindi ko ipapahamak ang sarili ko para na maka-accommodate ko ng isang gwapo, no? Kontra ni Hazel sa hinala nito. Tinulungan siya nito sa makeover na gagawin niya kay JK. Isang lampas balikat na wig ang napili nila na alam nilang babagay rito. Pagkatapos inapanin nila ito ng manipis na makeup. Kailangan matutuhan mo to, sabi ni Hazel rito pagkatapos tinuruan nito ni Sarah na kumilos ng malamya. Hindi mapigil ni Hazel ang matawa habang pinapanood niya si JK na pilit ginagaya ang paraan ng pagkilos ni Sarah. Paroot paritong naglalakad dito sa kwarto at pinilit tatanggalin ang macho image ito sa pamamagitan ng paglalakad nang medyo kumekembot ang bewang. Hindi ganyan, sabi ni Sarah. Konting lambot pa. Get loose. Kalimutan mo muna ang macho image mo kung ayaw mong makilala ka nila. Okay, let's do it again. Inulit ng dalawa ang paglalakad at tila naglalakad sa catwalk. Hayan, medyo nakukuha mo na. Pero dapat mas malambot pa ha, sabi ni Sarah. Muling nagparoot pa rito ang dalawa. That's better, my dear, nasisiyang sabi ni Sarah. Napasimangot sa JK nang mapalingon ito kay Hazel. Pilit kasi niyang pinipigil ang tawa. Sorry, sabi niya. Just don't mind me. Tuloy nyo lang ang ginagawa ninyo. Huwag mo na lang pansin niyang si Hazel, sabi ni Sarah kay JK. Nagpunta na lang siya sa kusina para magtimpla ng kape para sa kanilang tatlo. Kumuha rin siya ng cookies. Pagbalik niya sa kwarto tapos na ang pagtuturo ni Sarah kay JK ng tamang pagkilos at paglakad ng isang gay. Friendship, kailangan niya ng manicure at pedicure, sabi ni Sarah sa kanya patungkol kay JK. At kailangan nagmumurang kulay ng nail polish niya ha? I will go for the colorless nail polish. Wika ni JK sa nagpo-protest ng tinig. Mr. Guapo, kung gusto mong kapanipaniwalang pagdi-disguise mo, pwede ba huwag mo na kaming kontrahin? Gosh, you're a beautiful gay. Tinalbogan mo pati yung beauty ko, ha? Hindi ko makuha ng umiti, sabi ng binata pagkatapos sumigop ng kape. Kung hindi lang talaga para sa anak ko, hindi ko gagawin to eh. Konting sakripisyo lang, JK. Matatapos din naman ang lahat ng to eh, sabi niya. Nakaalis na si Sarah pero nanatili pa rin gising sina Hazel at JK. Minamanicure niya ang binata. Pasensya ka na, JK. Hindi talaga madali itong ginagawa mo eh. Pakikisimpatya ni Hazel rito. Alam ko, nahihirapan ka. I know, but don't worry about me. Kaya kong gawin ang lahat, mapatunayan ko lang na anak ko si Samuel at mailigtas ko siya sa demonyong William na yun. Wala ka bang maaaring hinga ng tulong? Hanggat nasa pwesto ang kanyang ama at ginagamit itong kapangyarihan sa mali, mahihirapan akong humingi ng tulong. Sa ngayon, napakahirap nilang kalabanin dahil sa hindi sila lalaban ng patas. Siguradong gagamitin nilang kapangyarihan at mga koneksyon ng daddy niya. I will probably end up a dead man kapag lumantad ako ngayon.
At kapag nangyari yun, lalong hindi ko maililigtas ang anak ko at si Ruby. Siguro mahal pa rin niya si Ruby hanggang ngayon sa loob-loob ni Hazel at hindi niya maintindihan kung bakit nakakadama siya ng inggit o panibog ko sa babae. Hindi tuloy siya nakatiis na hindi magtanong kay JK. Mahal mo pa ba si Ruby? Naitanong niya iyon bago pa niya naisip na hindi niya dapat tinanong iyon. Baka kasi hindi ito magustuhan ang tila pakikialam niya sa personal na buhay nito. I'm sorry. Wala nga pala akong karapatan para magtanong ng ganun. It's okay. Wala din namang masama sa tanong mo. Nakangiting sabi nito. Sa ngayon, ang mahalaga sa akin ay ang anak ko. Malasakit at awa na lang siguro nararamdaman ko para kay Ruby. After all, siya pa rin ang ina ng aking anak. Kahit ano pa nangyari sa amin, sinaktan man niya ako noon, ang importante mapatunayan kong anak ko si Samuel. At kung minamaltrato lang siya ni William, dapat lang na maligtas ko siya roon. Parang may kung ano nakadagaan sa dibdib ni Hazel nang biglang nawala ang marinig niya ang sinabing iyon ng lalaki. Ano ba ang susunod na gagawin mo? Tanong ni Hazel dito. Pupunta ako sa Laguna. Hahanapin ko ang isang malapit na kamag-anak ni Ruby. May tiyahin siya ron, younger sister ng daddy niya. Good luck na lang. Sige, mag-iingat ka sa bawat lakad mo. Bilin ni Hazel dito. Baka inaanto ka na. Anito? It's past 3. Kailangan tapusin natin to. Bukas makikita ka ng ibang hairstylist ko. Kailangan makumbinsi silang gay ka rin. Kapag araw hindi masyadong lumalabas ang kwarto sa JK, pinalalabas na lamang sila ng isang writer ito kaya mas madalas nagkukulong sa kwarto kaharap ang laptop. Saan mo ba nakilala ang gay na yon? At talaga bang gay siya? Tanong ng isa sa mga hairstylist ni Hazel. Oo nga, sabi ni Hazel. Pero ayaw niyang maglaldad ng husto. Dati kasi military ang father niya. Nakakapanghinayang kasi. Gwapo siya kung naging straight lang sana siya. Tila nang iintrigang sabi nito. Mamatay ka sa panghihinayang. Sabad ni Sarah habang may isang customer ito na ina-apply ng hair dye. Pero ako, hindi ako nanghihinayang. Nai-insecure ako. Natatabunan ng beauty ko, oh. Kailangan sila maging maingat ni Sarah. Mas malalagay sa panganib si JK kapag mas marami ang nakakita rito. Pero kahit madalas na nakukulong ito sa kwarto nito ay marami naman itong nasikaso. Nagpapatakbo pa rin ito ng career company ng pamilya nito sa pamamagitan ng internet gamit ang laptop and computer nito. Nakokontak nito ang mga taong katransaksyon nito. Kapag wala ng tao sa salon, saka ito naglalagay sa sala at sa kusina. Tama bang palagay kung hindi maganda ang relasyon ninyo ng stepmother mo? Tanong ni JK habang tinutulungan sa maghanda ng kanilang midnight snack. Namatay ang mommy ko nung 2 years old pa lamang ako. Nagtagal ang daddy ko sa Middle East dahil doon siya na-assign. Pilot kasi siya. Iniwan ako ng daddy ko doon sa lolo ko. Sa Middle East na kinala ni daddy ang second wife niya, si Tita Marlene, isang Filipina stewardess. Nang bumalik sila rito sa Pilipinas, may anak na sila. Kinuha ko ng daddy ko para doon tumira sa kanila at mapalapit sa second family niya. Pero nung makatapos ako ng college, nagdesisyon akong bumukod. At ang property na ito na may nanak ko sa mommy ko, pinatayuan ko ng bahay. Nagkaroon ng komplikasyon ng diabetes ang daddy ko. Natigil siya sa trabaho. Naipagbili ang mga naipundar niya dahil sa pagpapagamot niya. But after a year, nag-apirin siya ng sakit. Iniwan ang second family niya sa utang. Isa sa pinagkakautangan ni Tita Marlene, nagkagusto dun sa half-sister ko. Ang sabi ng taong yun, hindi niya iilitin ang commercial building na ginawang collateral ng pamilya nang umutang ang mga ito sa kanya. Bukod dun, bibigyan pa sila ng puhunan para sa isang maliit na negosyo. Pero ang kapalit noon ay kung magpapakasal si Pamela sa kanya. Siyempre, hindi magpapakasal ang sister mo sa kanya, hindi ba? Oo, magdo-20 pa lang siya. Pero ibang ugali ni Tita Marlene, mukhang pera siya eh. Kaya nga hanggang sa mamatay si Daddy, hindi ko siya ganap na natanggap bilang pangalawang ina. Nang malaman kong ipakakasal niya si Pamela sa matandang pinagkakautangan nila, kinausap ko siya at sinabi ko na hindi niya pwedeng gawin yun kay Pamela. Malungkot na pagkukwento ni Hazel. Pero hindi pa rin siya natinag. Nagalit pa nga siya sa pagkakaalam ko eh. At ngayon, pinaplano nila ng lalaking ipakakasal niya kay Pamela ang mga detalye ng kasal. Magagawa niya yon sa sarili niyang anak? Kaya nga ako napaisip nung makita ko na may reward ang sino mo makapagbibigay ng information tungkol sa'yo. Gusto ko sana maisalba si Pamela sa kasalang yon. At magagawa ko lang yun kung mababayaran ko malaking utang na Tita Marlene doon sa DOM na yon. Kailangan mo pala talaga ng pera. Baka katulong pala ang 1 million ibibigay ko sa'yo. Ayokong isipin mong tinutulungan lang kita dahil sa ini-offer mong pera. Gusto ko lang mailigtas ang kapatid ko sa hindi magandang plano ng mommy niya. Don't worry. Hindi ko iniisip yun. Alam ko ang ligas ng pagiging compassionate mo. Kung ako nga, na kailan mo lang nakilala ay tinulungan mo. Ang kapatid mo pa kaya? Ganyan din ang nararamdaman ko para kay Samuel at Ruby. Kaya gawin mo magagawa mo para iligtas ang sister mo.
Isang tango at tipid ng ngiti ang sinagot ni Hazel kay JK. Mukhang nakatagpo siya ng isang kaibigan sa katauhan nito. Kinabukasan, nagsimula na si JK sa paghahanap sa kamag-anak ni Ruby sa Laguna. Ngunit bigo ito sa unang lakad dito. 2 taon na palang wala roon ang tiyahin na iyon ni Ruby at nag-migrate na sa Canada. Parang ayaw umiti sa akin ni Lady Luck. Sabi ni JK, nakitang-kitang frustration sa mga mata nito. Halos laglag din ang mga balikat nito. Huwag kang mawala ng pag-asa, JK. Kahit wala ka man Chase na kamag-anak niya, I'm sure makakahanap ka pa rin ng paraan para makausap si Ruby at maipaalam sa kanya na dating boyfriend ka niya at ikaw ang ama ni Samuel. Pagpapalakas loob ni Hazel dito habang inaabotan nito ng juice, kararating lamang nito. Sana nga, nasambit nito. Matutulog na sana si Hazel na maisip niyang kumuha ng tubig sa kusina para uminom ng kanyang vitamin supplement na mapansin niyang may kumikilos sa madilim na sala. JK? Mahinang tawag niya dito. Kumilos ang anino at binuksan ang lampshade sa tabi nito. Bakit gising ka pa? Talong niya rito. Hindi ka ba makatulog? Naiisip ko lang ang anak ko. Lumapit siya rito at naupo sa silang kaharap ng kinauupuan nito. Nabimiss mo siya? Oo, gusto ko sana siya makita uli. Nakadama si Hazel ng simpatya rito. My poor boy! Sambit ito pagkatapos bumuntong hininga. Kung sa simula pa lang nalaman ko na nakapag-iwan ako ng anak kay Ruby, hindi na sana nagkaganito. Kung nalaman mo kaagad na bunti si Ruby, ano sanang ginawa mo? Curious na tanong ni Hazel. Babalik agad ako rito dito sa Pilipinas. Ipaglalaban kong karapatan ko sa aking anak. Pero ang kaibigan niyo mismo ni Ruby ang nagsabing pinilabas ni Ruby at William na anak ni William ang anak mo? Hindi pwede yon. Ang sa akin ay sa akin. Inagaw na niya si Ruby. Hindi ako papayag na pati ang anak ko aagawin niya. Tiimbag ang nasabi ni JK. Samuel is my son. My own flesh and blood. Alam mo ba kung anong kaligayahan ang naramdaman ko noong unang nayakap kong aking anak? Hindi ko maipaliwanag. Gusto ko siyang makasama. Gusto ko iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko bilang ama niya. Pero alam mo, hindi mo siya pwedeng basta makita. Delikado pa para sa iyo. Gusto ko lang siyang matanaw kahit mula sa malayo, Hazel. Makita ko lang siya kahit malayo. Maligaya na ako. Anong gusto mong gawin? Papunta ako sa school nila para makita siya. Pag-aalala ang agad gumuhit sa kanyang kalooban. Baka may makapansin sa iyo. Hindi, akong bahala. Magdi-disguise naman ako at saka hindi ako magtatagal. Sige, sasamahan kita. Umaliwala sa mukha ni JK at unti-unti nagkahugis ang ngiti sa mga labi nito. Thank you, pero kahit na siguro baka madamay ka pa. Lalo namang hindi ako papayag na lumakad ka mag-isa. Ano't ano man ang mangyari sa'yo, walang nakakaalam kung nag-iisa kang nanakan. Kung hindi ka nag-aalala para sa sarili mo, ako ay nag-aalala para sa'yo. Hindi naman ako papayag na madamay ka rito, Hazel. Napakalaki na nga na naitulong mo sa akin, baka madamay ka pa. And I cannot allow that to happen. But I insist, hindi ako papayag na hindi ako sasama sa lakad mong yan. Lumapad ang pagkakangiti ni JK. Ikaw na nga ang bahala, matigas ang ulo mo eh. Nahawa na ako sa'yo. Biro ni Hazel dito. Siguro naman makakatulog ka na ngayon. Yeah, salamat ulit Hazel. Marami na talaga akong utang sa'yo. Don't mention it. Hindi ka na naubusan ng thank you. Pagkatapos sila mag-night sa isa't isa, pumasok sila sa kani-kaniyang kwarto. Paglapat ni Hazel ang pinto, napatingin siya. Nakakagaan sa kalooban niya ang makitang masaya si JK. Hindi na niya namamalayang masyado siyang nasasangkot sa buhay nito. Kinabukasan, maaga silang umalis. Pero bago yung tinulungan muna ni Hazel sa JK sa pag-aayos ng sarili para sa pagdi-disguise nito, para lalo itong hindi makilala ng mga humahanap dito ng ibang tao, pinagsuot niya ito ng blouse sa pambabae na hiniram nila kay Sarah. Pinatungan nila iyon na isang blazer. Pinagdarilan niya ito na isang handbag na pambabae. Bandang alas 8, nasarap na sila na eskwela ang pinapasukan ni Samuel. Alas 12 ng tanghal na mapansin nilang pumarada ang sasakyan na William malapit sa gate. Bumaba ang isang lalaki. Kasunod ang isang babaeng nakaputing uniforme na halatang yaya. Sa kanila natanaw si Samuel na bumaba mula sa sasakyan. Nilingon ni Hazel si JK na katabi niya sa unahan ng sasakyan. Napangiti ito. Pero nang mawala na sa paningin nito ang anak, napabuntong hininga na lamang ito. Kailan ko kaya makakasama ang anak ko? Mahinang tanong nito. Matatapos din ang lahat ng ito, sabi ni Hazel rito. Shall we go now? Yeah, matamlay na sagot nito. Sa ngayon, makukontento na muna siguro ako sa ganito. Pagbalik nila sa Cavite, naisip ni Hazel na magluto ng masarap na ulam para kay JK habang ang huli naman kinukumpuni ng sirang electric fan sa loob ng kwarto niya.
Naisip niyang makakalimutan ito kahit papaanong pangungulila sa anak kung malilibang ito sa masarap na pagkain. Ano bang okasyon? Bakit ang dayo mo namang luto? May spicy chicken na, may beefsteak pa, at nakagawa ka pa ng crab and chicken macaroni salad. Madali lang sa akin ang mga yan. Tsaka naisip ko, puro problema ka na lang nito mga nakaraang linggo. Napapansin ko na hindi ka rin maganang kumain lately. Hindi naman tayo pwedeng lumabas para kumain kaya nagluto na lamang ako. Pinalalaki mo naman ang utang ko sa'yo niyan. Baka mahirapan na akong bayaran. Kumain ka nga lang ng kumain. Kaya pala, dito ako nilalang mga pa ako. Dahil bukod sa mabuting tao nang nandito, maganda na at masarap ang magluto. Inirapan ni Hazel ito kunwari. Huwag mo na nga akong bulahin. Sige na, kain ng kain. Si Hazel pa naglagay ng pagkain sa plato nito. Sinikap niya ang pasayahin ng kanilang usapan habang kumakain sila para kahit pansamantala, makalimutan nito ang mga problema. Sa gitna ng masayang pag-uusap, nakatanggap si Hazel ng text message mula kay Pam. Ate, mukhang ala naming magagawa para pigilan ng kasal. Nagpamudmud na invitation si Mommy. Napatingin si Hazel kay JK na nakatingin din sa kanya. Bakit? May problema ba? Concern na tanong ito pagkatapos ibaba sa gilid ng plato ang silverwares. Si Pamela, nag-dex, nagpamudmud na rin ng invitation sa Mommy niya para sa kasalilan ng DOM na si Mr. Vandross. Kausapin mo ng stepmother mo. Tell her you'll give her the money as soon as possible. Huwag lang matuloy ang kasal. Isuhan kita ng cheque. Talaga? Nakangiting reaksyon niya. Nangako ko sa'yo, hindi ba? Pero nahihiya ko sa'yo. Parang lumalabas sa pinababayaran kong pagkukupko ko sa'yo rito. Hindi lang triple ng 1 million ang mawawala sa'kin. Kung makikita't mapapatay ako ni na William, hindi lang buhay kong iligtas ko, pati na ang kinabukasan ni Samuel at kaligtasan ni Ruby. Kaya kung tutuusin, maliit na halaga lang ang 1 million. Kung sa ibang lugar ako napadpad at ibang taong nahingan ko ng tulong at hindi ikaw, malamang sinuplong na ako. Pero maraming salamat pa rin, JK. Alam mo bang hulog ka ng langit sa akin? Napangiti ito. Pareho siguro tayong hulid ng langit sa isa't isa. Sabi pa nito. Salamat nga pala kahapon ha. Napakalaking bagay na ginawan mo ng paraan para magkita kami mag-ama. Wala yun. Kahit hindi pa ako isang magulang, naintindihan ko kung ano naramdaman mo bilang ama. Naramdaman na lamang ni Hazel. Nagagap na ni JK ang isang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng table. Sandaling sumasal ang kanyang dibdib at hindi niya mabigyan ng pangalan ang kakatwang nararamdaman niya sa ginawang iyon nito. Mabuti na lamang at kaagad din binitawan ni JK ang kanyang kamay. Nakadama siya ng relief. Bakit nga ba ganun ang naging reaksyon ng kanyang katawan samantalang kamay lamang naman niya ang hinawakan nito? Huwag namang sabihin nagkakaroon ng ibang lalim ang atrasyon ni Rito. Sino ka ba para sabihin sa akin hindi magpapakasal sa akin si Pamela? Nakaayos ng lahat. Galit na sabi ni Mr. Vandross na magsadya si Hazel sa opisina nito kinabukasan. Kapatid niya ako. Pasinghal na tugon ni Hazel. I am her half-sister. Eh half-sister ka lang naman pala eh. Hindi naman ikaw ang kausap ko kung hindi ang mommy niya. Kaya labas ka sa usapan at di ka dapat makialam. May pakialam ako dahil buhay ng kapatid ko nakasalalay rito. At hindi mo siya mapipilit magpakasal sa'yo dahil ayaw niya sa'yo. Hindi na siya pwedeng umatras. Baon sila sa utang sa akin. Magkano? 800,000 pesos? Kulang yon. 900,000? Matapang na tanong ni Hazel. Kung yun lang ang habol niyo, babayaran ko atraso nila sa inyo, kasama ng interes. Kaya hindi niyo na mapipilit si Pamela na magpakasal sa inyo. Saglit na natigilan to. Hindi pwede. At bakit hindi pwede? Lalong hindi pwedeng si Pamela ang hingin mong kabayaran. Ang commercial building na naman nakasangla sa inyo, hindi ba? Kapag natapos ko na yun, wala na kaming obligasyon sa inyo. Pero nagkasundo na kami ni Marlene. Pwes, bakit hindi kayo magpakasal? Pero, nagsasalita pa ito, iniwan na niya. Ang tita Marlene naman niya ang pinuntahan ni Hazel para kausapin. Gaya ng inaasahan ni Hazel, galit na galit ang kanyang madrasta nang harapin siya nito. Naitawag na siguro dito ni Mr. Vandross ang tukos sa napag-usapan nila. And who do you think you are para pigilan ang kasal na Pamela at Mr. Vandross? Alam niyo ang ayaw ni Pamela na magpakasal kay Mr. Vandross. Kayo lang naman ang mapilit. Wala kayong pakialam kung magiging miserable ang buhay ni Pamela. Masunod lang ang gusto ninyo. Wala kang pakialam sa mga desisyon ko. Ako ang ina ni Pamela. May pakialam ako dahil kapatid ko siya. At alam ko, kung buhay si Daddy, hindi siya papayag sa ganito. Well, wala nang Daddy mo kaya ako nang didesisyon para sa pamilyang to. Maigdeng ng pangangatwira ni Marlene. Kahit na mali ang desisyon ninyo? Walang mali sa pagpapakasal ni Pamela kay Mr. Vandross. Mapapaganda pa nga ang buhay niya eh, kaysa sa kung kani-kaninong lakas lang siya mapunta.
Sa pagpapakasal niya kay Mr. Vandross, magiging secure ang kinabukasan niya, pati na ng mga kapatid niya. Lalong lumiliit ang respeto ni Hazel sa kanyang stepmother dahil sa mga katwirang tulad ng sinabi nito. Kahit buong buhay ni Pamela ay maging miserable siya, naniningkit ang mga matang tanong ni Hazel dito. Tinalikuran siya nito, nagtuloy sa greenhouse nito. Matututunan din niyang mahalin si Melissa Vandross. Hindi ba't sinabi niya noon na huwag ako makialam kung wala rin lang ako maitutulong? Eh kung sabihin ko sa inyong babayaran ko ang pagkakasangalan ng commercial building kay Mr. Vandross, hindi na mawawala yun sa inyo. Ang kinikita sa renta ng building sapat na siguro para makapamuhi kayo ng maayos kung yun lang ang pinag-aalala ninyo. Natigilan ng ginang. Ipinakita niya ang checking inisyo ni JK sa kanya. Eto, Tita Marlene, 1 million pesos na nakalagay sa checking ito. Anytime pwede kong i-encash at ibayad kay Mr. Vandross. May konting matitira pa rito. May pang-shopping pa kayo. O kung magiging practical kayo, may pambayad kayo sa tuition fee ni Alexa at Mark. Kapag nabayaran na si Mr. Vandross, pwede na umatra sa kasal si Pamela. At hindi yun na ipipilit pa ang gusto ninyo. Hindi yun ganun kadali, Hazel. Nakaschedule lang kasal. Nakakaya kay Mr. Vandross at sa mga magiging ninong at ninang kung... Sa sinabi nito, lalong umalsa ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ko akalaing magagawa mo sa sarili mong anak ang ganito. Para lang magbuhay, Reyna ka, pipilitin mo siya magpakasal sa isang lalaking hindi niya gusto? Gigil na sabi ni Hazel. Pero hindi ako papayag. Hindi mo mapipilit na magpakasal si Pamela. Pagkasabi niyon, galit na tumalikod na si Hazel. Hindi pa rin maganda ang mood ni Hazel hanggang sa makauwi siya sa Cavite. Napansin niyang nakisilip si JK sa pinto ng kwarto nito habang nakaupo siya sa sala. Ano nangyari? Tanong nito nang tuluyang lumabas ng kwarto at lumapit sa kanya. Nagmamatiga si Tita Marlene. Naisip ko tuloy na itaka si Pamela. Mukha yun na lang ang last option ko kaysa mapilit siya ng mommy niyang magpakasal sa lalaking yun. Natahimik ito. Mukhang nahulog ito sa malalim pag-iisip. Ano sa palagay mo? Tanong ni Hazel dito. Well, maiintindihan ko kung bakit kanya nang iniisip mong gawin. Kung kapatid ko siguro si Pamela, baka ganyan din ang gawin ko. Pero saan ko siya pwedeng dalhin na hindi siya matitrace si Tita Marlene? Sandaling nag-isip ito. Sa bahay bakasyonan namin sa Olongapo po, sabi ni JK kapag kwan. I'm sure hindi siya matitrace ng mommy niya at ang lalaking gusto siyang pakasalan sa lugar na iyon dahil wala siyang koneksyon sa akin. Wala magkakaideya na doon siya magtatago. Dalawang matandang mag-asawa lamang magkakasama niya roon ang mga katiwala ng pamilya. Pwede siya magstay roon hanggang kailangan o hanggang gusto niya. Napangiti si Hazel sa solusyong ini-offer ni JK. Kailan mo siya balak itakas? Itatext ko pa siya. Hahanap kami ng paraan. Alam kong babantayin na siya ni Tita Marlene. Kailangan masigawan ito the soonest possible time. Pwede kong utusan ang isa sa mga staff ko para sunduin siya at ihatid sa Olongapo. Just tell me kung paano. Maraming salamat talaga, JK. Masayang sabi ni Hazel. Habang tulog ang lahat sa bahay ni Marlene, naisagawa ang pagtakas si Pamela. Nag-aabang ang dutusang staff ni JK sa sasakyang dala nito isang bloke ang layo mula sa bahay ni Pamela. Nagpapalitan ng text messages ni Hazel at Pamela para sa mga instructions. Dahil kinuha ni Tita Marlene ang cellphone ni Pamela, ang cellphone ng matagal na nilang maid sa bahay ang ginagamit ito. Si Hazel mismo ang nakiusap kay Aling Martha na tulungan si Pamela sa pagtakas nito. Nasa Cavite naman sila ni JK at nagbibigay ng instructions kay Pamela. Ito na ang text ni Pamela. Nakalabas na raw siya ng bahay. Sabi ni Hazel kay JK na katabi niya sa kusina. Good! Ite-text ko na si Rafael para ilapit ang sasakyan sa naroroonan niya. Tinawagan nito ang staff na inutusan nito para sabing nakalabas na si Pamela ng gate. Natanaw na rin daw ni Rafael si Pamela at papunta na siya sa kapatid mo. Sabi ni JK sa kanya. Thank God! Sambit ni Hazel na nakadama ng relief. Ihahatid na siya ni Rafael sa Olongapo. Binilinan ko si Rafael na siya nang bahala kay Pamela. Nang mapick up na ni Rafael si Pamela, nakausap ni Hazel sa cellphone ang kanyang kapatid. Si Rafael nang bahala sa iyo ha. Kapag may kailangan ka, sabihin mo sa kanya. Hindi pa ako pwedeng pumunta sa pupuntahan mo at baka next week na. Delikado rin kasing may sumunod sa akin at isipin na may connection ako kay JK o kilala ko siya. Hindi ka naman daw pababayaan ng mga caretaker doon. Sige ate, pakisabi sa kaibigan mong si JK, maraming salamat. Samantala si Hazel, ang unang pinagbintangan ni Marlene nang mawala si Pamela. Sinugod sa nito sa bahay niya kinabukasan. Where is Pamela? Ilabas mo siya kung ayaw mong idemanda kita. Pagbabanta pa nito. Wala siya rito. Matatag na sagot ni Hazel. I don't believe you. Alam ko na ikaw may pakana ng biglang pagkawala niya. Masyado ka kasing pakialamera. Hindi pa kikialam ang ginagawa ko, Tita Marlene.
Pinagmamalasakitan ko lang kapatid ko at ililid ka sa miserableng buhay na haharapin niya. Ilabas mo na siya, Hazel, kung ayaw mong sa iyo ko'y buhos ang galit ko. Kahit maghalughog pa kayo sa buong bahay ko, hindi niyo makikita si Pamela. At saan mo siya tinago? Hindi ko siya tinatago. Then where is she? Galit na ang tanong ito. I'm sorry, Tita Marlene, pero kung ayaw mo maniwalang hindi ko siya tinatago, bahala kayo. Akbang tatalikod na siya pabalik sa loob ng bahay, nang bigla siyang habulutin ito sa buhok at hilahin. Tita Marlene, ano ba? Nasasaktan ako. Bitawan yung buhok ko. Ngunit sa halip ng bitawan, lalong iwinasiwas ito ang buhok niya hanggang mapalood na siya sa sahig. Kilala niya ito sa pagiging mabigat ng kamay kaya nga siya nagdesisyong umalis sa poder nito. Manlalaban sana siya. Ngunit, mukhang hindi bibitawan ito ang kanyang buhok sa kabila ng pakiusap niya rito. Pakialam, mera ka talaga kahit kailan. Kung hindi ako lang natatakot makulong, pinatay na sana kita. Bitawan niyo ako! Noon sabigaw sa JK. Bitawan niyo siya! Galit na sigaw nito. Hindi na siguro ito nakatiis na hindi makialam. Bitawan niyo, sabi siya. Lumuwag ang pagkakahawak ni Tita Marlene sa kanyang buhok, ngunit hindi pa rin tutuluyang binawian iyon. Physical injury yan, sabi ni JK sa kanyang madrasta sa nagbabandang tingin. Wala kayong karapatang saktan si Hazel. Biglang binitawan nitong buhok na. Inalalayan sa ni JK na tumayo. Sino ka? Tanong ni Tita Marlene sa binata. Hindi na importante pa kung sino ko. Ang importante umalis na kayo at huwag nang babalik dito. Huwag yun ang uulitin ng pangangaharas kay Hazel dahil pagsisisihan nyo ito, abogado ako at nangungupahan ako rito. Napaatras ang kanyang madrasta. Itinatago kasi ng babaeng yan ang anak ko. May ebidensya ba kayo? Wala, pero siyang labis ang pagtutol sa pagpapakasal ng anak ko. Matagal lang gustong lumayas si Pamela sa poder ninyo. Naunahan lang siya ng takot, pero lumakas sa sigurong loob niya ngayon dahil na rin sa kagagawa ninyo. Kayo ang nagtaboy sa kanya papalayo. Hanggat rin kayo nagbabago, lalayasan kayo ng lahat ng anak ninyo, sabi niya rito. Galit na umalis si Tita Marlene. Nasaktan ka ba? Agad na tanong ni JK sa kanya. Nahimigan ni Hazel ang labis sa pag-alala sa mga tinig nito. Itong ulo kong masakit. Hinila kasi niya ang buhok ko. Kung hindi ko lang inaalalang masasaktan siya ng husto, gagamitin ko na sa kanyang nalalaman ko sa martial arts eh. Hindi ka na dapat lumabas. Nakasilip ako mula sa pinto ng kwarto ko. Hindi ako makatiis na makita ang sinasaktan ka niya. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Gusto niyang mapangiti sa narinig at sa pinakitang malasakit ni JK. Maraming salamat, JK. Nagpaalam sa JK sa kanya ng gabing yun. May pupuntan pa raw itong isang kaibigan ni Ruby na nakuha nitong address mula sa isang lumang yearbook. Close friend din siya ni Ruby. Alam kong may maitutulong siya sa akin. Baka may nalalaman siya sa pagmamaltrato ni William kay Ruby. Wala ka bang balak na isama ako? Huwag na. Baka madami ka pa kapag nasundan ako ng mga taong pinagagalo ni William at ang kanyang ama. Sige, mag-iingat ka, sabi na lamang ni Hazel. Nakablouse ito ng pamabae at nakasuot ng wig. Hindi maiwasang mapangiti ni Hazel habang iniahatid siya nito ng tingin. He made her smile again. Ang mga araw na dati tumatakbo lang sa salon at tila nagiging monotonous na ay biglang nagkaroon ng kakaibang excitement. Sayang nga at lahat sa gitna ng panganib sila nagkakilala. Madaling araw na nang magising si Hazel sa mga katok na JK. Mag-impake ka, bilis! Kailangan makalis tayo kagarito. Aha, saan tayo pupunta? May kaibigan ako may villa sa Puerto Villarreal. Doon tayo pansamantalang tutuloy. Pero bakit kailangan sumama pa ako? Mukhang alam na nilang dito ako tumutuloy at delikado na para sa iyong maiwan dito. Pero ang salon! Bahala na sina Sarah, bilisan mo na. Pagkatapos ang tulungan ni JK sa mabilisang pag-iimpake, halos buhati na siya nito patungo sa sasakyan. Saka sila nagmamadaling umalis doon. Na makalabas sila sa main road, halos paliparin itong sasakyan. Para tayong nakikipaghabulan kay kamatayan sa bilis ng pagpapatakbo mo, paalala ni Hazel dito. Figuratively, we can say that. Dahil kapag nakita at nahabol tayo ng mga tao ni William, tsak na mapapahamak tayo. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila ni JK, para nabulang lahat ng marating nila ang malapareisang Puerto Villarreal. Napakasikat pa lang ng araw na makarating sa isla ang motorboat na sinasakyan nila. Wala pang biyahe ang ferryboat patungo sa island resort kapag ganong oras, kaya napilitan sila mag-arkil na motorboat na gamit ng mga mangingisda mula sa kalapit na isla. We're finally here! Anunso ni JK sa kanya. Inalalayan sa nito makababa mula sa motorboat. At habang ibinababa nito ang kanilang mga bagahe at iba pang mga gamit na dala, ginagana naman ni Hazel ang paningin sa island resort.
Wow! Para talagang paraiso ang islang ito. Buong paghangang sambit niya. Mukhang ngayon ka lang nakarating dito. Oo, pero matagal ko nang gusto makarating dito. Sa mga brochures ko lang ito nakikita at sa internet, sabi ng dalaga. Sabi ko noon, mag-iipon ako para makapagpunta ng rest house dito. Kahit kubo lang basta magkaroon ako ng lugar sa islang to. Kung magsalita ka naman, parang isang impossible ng dream ang makarating sa islang ito. Nangingiting sabi ni JK. Kasi naman, para bang exclusive lang ang lugar na ito para sa mga taong makaka-afford? Lahat ng tao may karapatan sa mga paraisong tulad nito. Come on! Binit-bit ito lahat ng bag na dala nila. Ninahatid sila ng isang pick-up sa Town Villa Complex sa hilagang bahagi ng Island Resort. Napakaganda ng mga villa at ng dalawang hilerang Town Villa. Nagtuloy sila sa villa ng kaibigan nitong isang Phil-American na sa kasalukuyan ay nasa ibang bansa. Naglagay muna si Hazel sa balkonahe. Nilibot niya ang kanyang tingin. Ang ganda-ganda ng islang to. Ang linaw-linaw ng tubig at sariwang-sariwang hangin. Parang nariyan lang ang langit sa kabila ng mataas na bundok na iyon. Humahanga ang pahayag ni Hazel. Nang lingunin niya si JK ay nakita niyang tinanggal na nito ang wig. Ang gusto ko sa islang ito ay ang pagiging peaceful. Dito magagawa mo kalimutan ng lahat ng problema mo. Ang iisipin mo lang ay masarap ng mabuhay sa mundo. Parang sayang ang lugar kung mag-iisip ka na ng problema rito. Parang gusto ko mag-swimming mamaya, sabi ni Hazel. Magsasawa ka sa pag-swimming dito. At hindi lang yun ang i-enjoy natin. May Koreans pa sila. Napakaganda rin ang effect niyon sa katawan ng tao. Pati ang mental stress nawawala. Talaga? Excited na reaction niya. But let me remind you, Hazel, kailangan pa rin tayo mag-ingat. May mga iniiwasan tao tayo kaya tayo biglang napadpad dito. Oo nga pala. Naalalang sabi ni Hazel. I'm sorry. Munti ko na makalimutan nagpuntaya tayo dito para magtago kina William. Pero ayoko namang tuluyan kang madamay sa problema kong ito. Unfair naman yun para sa'yo. Nagkibit balikat siya. Well, nandito na to. I think this is really bound to happen. Tsaka natulungan mo rin naman ako. Nagkatulungan lang tayo. Pero hindi kita dapat kasama nagtatago rito ngayon. Kung ganito naman kaganda ang lugar na pagtataguan ko, wala na siguro akong dahilan para mag-complain. Hayaan mo. Matapos lang ang problemang ito, babawi ako sa'yo. Napangiti si Hazel. Kung magsalita ka naman, parang ang dami-dami mo ng atraso sa akin. Ang isipin natin ngayon ay ang matapos ang problema mong ito. Oo nga. Hindi ka pa ba nagugutom? Medyo, pero hindi mo pwedeng i-display ang sarili mo kahit nandito tayo sa Puerto Villarreal. Lalo na't wala kang disguise. Baka may kakalala sa'yo at malamang may reward ka na nakapatong sa ulo mo. Hindi malayang ipagkanulo ka nila. Kaya mabuti pa ako nalang bibili ng pagkain. Hindi mo na kailangan magpunta sa hotel. Pwede tayong mag-order at magpa-deliver. Masarap ang breakfast sa pinagsaluhan nila ng umagang iyon. Pagkatapos inaryan po na ni Hazel ang sarili sa kabuuan ng bahay. Tatlo ang bedroom ng villa kaya't nakapamili siya ng kwartong okupahin niya habang nandoon sila. Ang nakaharap sa dagat ang pinili ni Hazel. Nakatayo siya sa Harris na adjacent sa room na pinili niya ng pukawin sa lantinig ni JK. Gusto mo bang maglibot? Ngumiti siya. Yes, gustong gusto ko. Pero mamaya na lang, magpahinga na lang muna tayo. Pareho pa tayong pagod sa biyahe at halos wala tayong tulog. I'm sure gusto mo rin magpahinga na muna. Napaka-considerate mo talaga. You always think of others first bago ang sarili mo. Komento pa nito. Pero sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Sige. Pagtalikod ni JK, naihalamos na siya at nagbihis ng mas komportabling damit. Saka siya nahiga sa kama. Naitanong niya sa sarili kung anong ginagawa niya sa lugar na iyon. Hindi siya dapat nandoon. Oo, gusto niya makarating sa Puerto Villarreal, pero hindi sa ganoong dahilan. Gusto sana niya magpunta roon, kasama ng lalaking mahal niya pero hindi para sa mama, sa pagtatago ng kung sino man. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit siya naroon ngayon. Bakit nga ba hinayaan niyang maibit din siya sa sitwasyong iyon? At bakit maluwag sa loob niyang tanggapin ang lahat ng pangyayaring iyon kasama si JK? Huwag namang sabihing gusto niyang maging bahagi ng buhay nito. Sandali lang sila nagpahinga dahil tila nag-iimbit ang kagandahan ng Puerto Villarreal. Pagkatapos silang kumain, naglibot sila. Nanood sila ng jet ski competition. Pagkatapos nagkayak sila patungo sa magagandang inter-island caves na dinarayon ng mga turista. Hapon na magsiesta sina JK at Hazel. Noon sila nakadama ng antok. Gabi na nang lumabas ng guest room sa JK. Pasado alas 11 sila sa relo niya. Pagdungon sa bintana ng sala, isang pamilyar na figura at tindig ang nakita kagad niya. Nasa tabing dagat ito. Naglalakad-lakad sa buhanginan habang maliwanag ang buwan. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang maawa kay Hazel.
Tahimik at normal ang buhay nito bago siya napadpad sa bahay nito. Pero ngayon, kahit alam niya ang hindi nito gusto na dama ito sa pakikibaka niya laban kina William. Kahit hindi ito nagko-complain, hindi pa rin niya mapigilang makadama ng guilt. Biglang naging abnormal ang lahat sa buhay nito dahil sa kanya, samantalang wala naman itong pakialam sa mga nangyayari sa buhay niya. Ano na kaya ang nangyayari sa kanya kung hindi sa tulong ni Hazel? Naging napakabuti nito upang kupkupin at tulungan siya. Ni hindi nito iniisip ang sariling kaligtasan nito. She took the risk just to help her. Lalo tuloy tumataas sa respeto ni JK at lumalalim ang paghanga niya para dito. She is one in a million. Sabi niya sa sarili. Kahit may itinulong din sa dito, ito pa rin ang naunang nagbukas ng pinto para sa kanya. At hindi lahat ng babae tatanggapin sa bahay nito ang isang estranghero na may mga humahabol na kalaban. Bukod sa magpakalinga ay matapang din ito. Maswerte ang lalaking mamahalin ni Hazel. Dahan-dahan bumaba si JK sa balkonahe. Papunta sa dalampasigan, may nadaanan siya mga ligaw na bulaklak. Pumitas siya ng ilang piraso niyon at naging makalapit siya kay Hazel, inabot niya rito ang mga iyon. Napangiti ito at pahagyang natawa habang kinukuha nito mga bulaklak. Pasensya ka na ha, walang roses and tulips dito eh, sabi ng binata. Pero hayaan mo, maghahanap ako ng flower shop dito. Huwag ka nang mag-abala, okay na to, nakangiting sabi ni Hazel. Hindi ka ba natulog? Gusto ko kasing i-enjoy yung tubig eh. Hindi naman talaga pwedeng magpunta tayo dito. Pagkatapos hindi natin i-enjoy yung tubig dito at iba pang facilities. So you better change and let's swim. Wala akong dalang swimsuit. Biglan at madalian naman kasi itong biyahe natin papunta rito. Hindi bale. Pwede muna siguro tayong mag-swimming na naka t-shirt at shorts. May mga boutique at stores daw rito. Pwede siguro tayong bumili later. Masyado ng gabi nun at madilim na kaya kapwa hindi na rin sila nag-alala kung hindi muna siya mag-disguise bilang gay. Bukod sa wala nang masyadong tao ay madilim na rin. Wala naman siguro makakakilala sa kanya rito. Bumalik sila sa villa at nagpalit sila ng damit na maaaring ipang swimming. Pagkatapos ay para mga bata nagtampisaw sila sa dagat na ang tubig ay kasinlinaw ng kristal. Biglang lumabas ang pagiging playful ni JK. Para itong batang sinabuhay ng tubig si Hazel. Gumante rin naman ang dalaga. Pagkatapos ay halos patakbong lumusong siya sa mas maraming bahagi at nagsimulang lumangoy. Lumangoy na rin si JK at nakipagkarera sa kanya. Naiwan siya nito. Hindi na siya nakahabol dito dahil gumawi na ito sa maraming bahagi. Nang lumiit at uminit, ito sa kanyang paningin na tigilan siya. Mukhang masyadong nang malayo ito. Hindi niya maiwasang kaman at mag-alala para dito. Delikado na ron, masyado nang malalim. Nasambit niya dala ng pag-aalala. Hindi niya inaalisan ang tanawang kinaroroonan ni JK. Ngunit paliit ito ng paliit sa kanyang paningin. JK, delikado na dyan! Bumalik ka na rito! Sigaw ni Hazel rito ngunit hindi ito bumalik. Tuloy pa rin ito sa paglangoy papalayo. JK! Malakas na tawag niya rito. Ngunit kahit paulit-ulit na tawagin niya ito ay hindi ito nakikinig. Lalong lumalala ang pag-aralan ni Hazel para dito na hindi na niya ito makita. Diyos ko, baka may masamang nangyayari na sa kanya. Nagpalingali nga siya. Nasa bahagi sila ng eksklusibo para sa mga villa owners ng Puerto Villarreal at pasado alas 12 na ng hating gabi kaya halos wala nang naglalangoy. Hindi na siya mapalagay sa pag-alala nang biglang may umakap sa kanyang bewang at tumila sa kanya palubog sa tubig. Si JK pala yun. Muli siyang pumaibabaw sa tubig, ganun din ang ginawa nito. Tinagahampas na ito sa balikat. Salbahe ka! Tinakot mo ko ah! Kinakabahan ako rito dahil hindi na kita naabot ng tanaw, tapos gugulatin mo lang pala ako. Ang galit niya ay dala na sobrang pag-aalala niya para dito. Ex-US Navy ako, remember? Eh malay ko ba na may lahi kang shokoy? Tumawa ito. Hindi ko naman alam na mag-aalala ka pala na baka malunod ako. Siyempre naman, sabi ng dalaga. Bakit? Hindi agad siya nakasagot. Bakit nga ba gano'n na lamang ang pag-aalala niya para dito? Eh syempre, concern ako sa'yo. Defensive na katwira ni Hazel. You're my friend. Nang islap ang mga mata nito habang tumutulo ang tubig sa mukha nitong nagmumula sa buhok nito. You are more than a friend to me. Seryosong sabi ni JK habang nakatitig sa kanya. Hindi niya maunawaan kung bakit nila may ibang kahulugan ang tono ni JK. Tama bang nahihiwatigan ni Hazel o nangangarap lamang siya na may pinahihiwatig ang sinabi nitong iyon? Tama rin bang isipin niyang nagiging espesyal na siya rito? Nagkatitigan sila. Ngunit siya na una nagbawi ng tingin. Huwag mo nang uulitin yun. Kunwari naiinis na sabi niya rito. Yes ma'am, I'm sorry kung napag-arala kita. Pabirong tugon nito. Masaya lang talaga ang mood ko. Ewan ko ba parang pansamantalang nakalimutan ko ang lahat. Magaan ang pakiramdam ko. Gusto ko mag-enjoy kahit pansamantala lang. Come on, let's swim again.
Hinila siya nito sa isang kamay at sinama sa pagsisid nito. JK was a very good swimmer. There was no doubt about it. Inalayan siya nito sa kanyang pagsisid hanggang sa ikurong nito ang kanyang mukha sa dalawang palad nito. At naramdaman na laban niyang nilapat nito ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Nagulat si Hazel kaya't nandilat ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga paa lamang ang gumagalaw para ikampay sa paglangoy dahil ang kanyang mga braso hawak ni JK habang angkin pa rin nito ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung dahil nasa ilalim sila ng tubig kaya hindi siya nakapag-react sa walang babalang paghalik nito. Basta tinanggap at tinugon niya ang halik nito. At nang halos kapusin na siya ng hininga, ito ang nagsupply ng hangin sa kanya. Nang pakawalan nito ang kanyang mga labi, giniyan na siya nito paangat sa surface ng tubig. Noon sa bumawi ng tingin. Nang mapalingon siya kay JK, nakatitig na ito sa kanya. Sa mga sumunod na sandali, wala nagsasalita sa kanila. Tulad ng dati, siya naman ang naunang nagbawi ng tingin. Saka siya lumangoy palayo rito. At habang lumalangoy, iniisip niya kung anong kahulugan ng paghalik na iyon ng binata. Pati nang dapat niya sabihin pagkatapos ng halikan nito. Nabigla at nagtaka siya sa ginawa nito, ngunit hindi niya ito maituturing na kapangahasan iyon. Kung ibang lalaki siguro ang gumawa niyon, tiyak na magagalit siya. Pero kay JK, parang lahat ay tama. At sa halip na magalit, kakatwa pa naging reaksyon niya sa ginawang paghalik nito sa kanya. Pinabilis niyon ang daloy ng kanyang dugo at ang tibok ng kanyang puso. May excitement ang bumangon sa kanyang dibdib. May kung anong natutulog na bahagi ng pagkababae niyang nagising. At parang bigla siya naging aware sa sensualidad ng kanyang pagkababae. Hindi na siya nagtagal sa pagsuswimming. Lumangoy na siya papunta sa dalampasigan. Alam niyang sumunod na rin sa kanya si JK hanggang sa umahon siya. Malapit na sila sa balkon ang mag-overtake ito sa kanya at harangin siya. Hazel, galit ka ba? Hindi. Yun ang naisagot niya pagkatapos ng matagalan sa pagsagot. Nagtuloy-tuloy siya sa guest room na ipinaukupo niya. Pagkatapos mag-shower, hindi na siya lumabas ng kwarto. Pasado alauna na madaling araw nang katukin siya ni JK. Nagpa-deliver ako ng midnight snack. Busog pa ako. Sabi niya na hindi makatayin ng diretso rito. Sige, lumabas ka na lang kapag nagutom ka. Tumango lang siya at muling isinara ng marahan ang pinto ng guest room. Hindi siya nakakaramdam ng gutom. Yun ay dahil may epekto pa rin sa kanya ang halik ni JK. What was happening to her? That was not the first time she was kissed. Pero bakit siya nagkakaganoon? Bakit ba gagawin niyang big deal ang tungkol sa halik na yun? Baka naaalala lamang ito si Ruby. Hindi niya dapat bigyan ng maraming makahulugan. Lalaki si JK. Nasa kasibulan. Natural lang na maging mainit at mapusok ito. Ang dapat na laman niyang ingatan ay ang wag nang maulit pa iyon. Hindi na niya dapat hayaang magapi ng malakas na karisma at magpalukob sa kapangyarihan ng pagkatao nito nang wala itong sinasambit tungkol sa damdamin nito. Maya-maya, may napansin siyang kapirasong papel sa ilalim ng siwang ng pinto. Dinampot niya iyon. I'm sorry if you think I took advantage. I won't do it again. Promise. Napangiti siya. Akala pala na JK nagalit siya. Kung sa bagay, yun naman natural na dapat naging reaksyon niya pero anong magagawa niya kung talagang excitement ang nadama niya kanina. Para siyang napunta sa ibang mundo. Isang mundong walang mataong humahanap at gustong pumatay kay JK at walang reward sa ulo nito. Isang mundong walang Ruby na alam niyang nakatago na rin sa puso nito kahit hindi pa nito maamin. Pero ang nagpawala ng ngiti niya sa kanyang mga labi ay ang karugtong ng note. I won't do it again. Pakiramdam niya mas nalungkot sa dahil sa pinangako nitong iyon. Sinabi ba niyang ayaw na niyang ulitin nito ang paghalik sa kanya? Naisip niyang lumabas na ng kwarto para kumain. Inabutan niya si JK na nakatayo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa malayo. Nasa dining table ang pagkain in-order nito na nakatakip. Ano bang in-order mo para sa midnight snack? Nagugutom na ako eh. Pukaw ni Hazel rito habang papalapit siya rito. Biglang umiti ito. Nag-order ako ng mushroom soup, aros valenciana at tropical fruit salad para sa dessert. Kumain na tayo. Habang kumakain sila, panay ang sulap ito sa kanya. Ngunit hindi siya nag-aangat ng tingin. Nakakonsyos kasi si Hazel. Patapos na silang kumain ang banggitin nito ang tungkol sa nangyari kanina habang nagsiswimming sila. Huwag mong isipin sila sa mantarong sitwasyon, Hazel. Sabi nito. Hindi ko lang napigil ang sarili ko. I don't know what happened to me. Kapag malapit ka sa akin, parang lalo akong hinihila papalapit sa iyo. Hindi ko alam kung anong klaseng perso yung humahatak sa akin. Aren't you feeling the same with me? Parang teenager na nag-aalangan itong sabihin sa kanya ang gustong sabihin. Ano yon? Would you mind if I kiss you again? She cleared her throat. She just stared at him. He wanted to kiss her again? Ayokong halikan ka ulit nang walang permiso. Sa palagay mo ba, kailangan mo pang magpaalam? Ayokong isipin mong rude ako sa nasamantara kong sitwasyon.
You are a real gentleman. Napakaraming pagkakataon na pwede kang magsamantala sa sitwasyon, pero hindi mo ginawa. Kung ikaw ang hahalik sa akin kahit kailan, may hindi ko iisipin na pansamantala iyon. I want you to kiss me. Sabi niyang nakatitig ng tuwid sa mga mata nito. Muling pumihit ito paharap sa kanya. His gaze locked with hers. Her pulse took a flying leap. He moved his hand from her chin and slid it around to the back of her neck. He moved forward and his warm breath skimmed the spot where his finger had been on her chin. Without waiting for a response, he brushed his lips across her lightly, teasing and then slowly retreated. But before disappointment could fully settle in, he kissed her again. Nagtungo sila sa Puerto Villarreal para lamang umiwas sa mga tumutugis kay JK. Kaya hindi nila inaasahang magiging masaya ang pag-i-stay nila roon. Bukod pa sa pag-jetski, sinubukan din nila ang paragliding. Noong una takot na takot si Hazel, ngunit nang makumbinsa siya ni JK na masarap na karanasan iyon, pilit niyang nilabanan ang takot. Whew! Nasambit ni Hazel ang muling makatapak ang kanyang mga paa sa lupa. Sinalubong siya nito. Napayakap ito sa kanya. I told you, nakakatakot ng isipin pero napakasarap na karanasan. I did it first when I was in Korea. Napakaraming babae nagpa-paragliding. Gusto kong gawin ulit yon. It was a very thrilling experience. Para akong lumilipad. At isa iyon sa babalik-balikan ko rito sa Puerto Villarreal. Don't worry, babalik tayo dito. Babalik tayo? Maang na ulit ni Hazel. Parang hindi siya makapaniwala. Yes, bakit parang hindi ka makapaniwala? Matapos ko lamang ang problemang ito, yun ang unang gagawin natin. Babalik tayo dito. Muli siyang napayakap kay JK. Talaga? Aniyang parang bata naghahanap ng katiyakan. Nangingiting tumango ito. Araw-araw sila nagpa-paragliding. Ine-enjoy nila ang bawat araw nila sa Puerto Villarreal na parang walang anumang problema. Lalo't sa bawat oras na magkasama sila, ramdam niya na lalong lumalakas ang pera sa naglalapit ng husto sa kanila. Let's have some wine. Alok na JK isang gabing nagpapaantok na sila. Nasa terrace sila. Nilalanghap ang malamig at masarap na hangin na nagmumula sa dagat. Nag-order ito ng alak. Narulungkot ka. Pura ni Hazel dito. Kabisado na kita. Kapag malungkot ka, umiinom ka habang nag-iisip. Naiisip ko lang ang anak ko. Napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. 5 years nang nawawala sa aming mag-ama na inago ni William. Hindi bali sana kung minahal niya na parang turing na anak ang anak ko. Naghihimagsik ang kalooban ko. Gusto ko na bawiin si Samuel at iligtas pero nandito ako. Kailangan magtago. Gusto kong harapin si William. Kung handa lang sana siyang lumaban ng patas. Hindi ako natatakot na mapatay ni William o ng mga tauhan ng kanyang ama. Ang inaalala ko lang paano kung mailigtas si Samuel at Ruby kung mauunahan ako ni William. Ako na lang pakilusid mo, JK. Ano? At paano mo naman gagawin yun? Ako ang lalapit kay Ruby. Ipapaalala ko sa kanya nakaraan ninyo. Sasabihin ko sa kanya kung anong sitwasyon mo ngayon na gusto mo silang iligtas sa mag-ina pero hindi mo magawa dahil tinutugis ka ng mag-abang Sambroso para ipapatay. Mahirap kasi ikaw lang mag-isa makikipaglaban. Kailangan may katulong ka. Kailangan malaman din ni Ruby ang ginawa mo para kumilos din siya. Paano siya maniniwalang ako ang ama ni Samuel kung wala pa siyang maalala hanggang ngayon at binuran niya ako ng tuluyan ni William sa isip at sa puso niya? Yun nga ang gagawin ko eh. Ibabalik kita sa isip niya, sabi ni Hazel. Kailangan siyang gumawa ng hakbang para mailigtas mo sila. Bukod pa sa kailangan niyang malaman ng totoo. Paano ko nabubuhay na rin siya sa takot kay William? Yun ang inaalala ko, Hazel. Mahina si Ruby. Hindi siya marunong lumaban. Nagpapatianod lang siya kung saan siya tangay ng hangin. Kaya nga hindi niya ako naipaglaban. Sumunod lang siya sa kagustuhan ng parents niya na ipakasal kay William. Paano natin naasahan na ipagtatanggol niya ang kanyang sarili at ang anak namin ngayon? Lalo na ngayong may amnesia siya. May naiisip na akong paraan, JK. Ano? Ako nang bahala. Trust me. Kung hindi natin susubukan, walang mangyayari. Inilapit ito sa bibig nito ang isang kamay niya at masuyong hinagkan habang nakatitig sa kanya. Thank you, Hazel. Pero kung sa tingin may malalagay ka sa panganib, huwag mo nang isipin pang pagtulong mo sa akin. Kaya ko namang mag-isa to eh. Napakalaki na nang naitulong mo sa akin. Kinulong naman niya ang mukha nito sa kanyang mga kamay at inaplos niya mga pisngi nito. Basta't para sa iyo, hindi ako nakararaman ng takot. Hindi ko alam kung bakit. Pag-amin ni Hazel. You care, don't you? Hindi siya nakasagot. Binitawan niya ang mukha nito. Tinitigan na lamang niya ang mukha nito. Hindi ko alam. Sabi niya pagkatapos ibaba ang kanyang tingin. Ayokong ihanap ng pangalan ang nararamdaman ko. Ang alam ko kung meron man takot na baka madamay ako sa gunong kinaiipitan mo, natatabunan na yun ang kaligayahan na kasama kita. Ang kanyang mukha naman ang kilulong na JK sa mga panad nito.
Can I kiss you again? Paghingi nito ng permiso. Ayokong mahalikan mo ko dahil lang sa gratitude. Iniiwas na ni Hazel ang mukha. Hindi tayo pwede magtagal dito. Kailangan kumilos sa tayo. Gusto nang bumalik tayo sa Maynila. Ayoko pa sanang umalis dito pero wala tayong pwedeng gawin kung nandito lang tayo. I know, nagpalamig lang naman tayo. Iniisip ko na nga na bumalik sa Maynila. Buling nagsalin ito ng alak sa kanilang mga baso. Tinuon niya ang usapan sa plano niyang gawin o pamakalapit kay Ruby. Pag-alis nila ng Puerto Villarreal ay hindi sila nagtuloy sa bahay ni Hazel, kundi sa isang tahimik na subdivision sa Muntinlupa. May apartment doon ng isang kaibigan na JK. Agad na kumilo si Hazel para isagawa ang kanyang plano. Nagabang siya sa labas ng gate ng eskwela ang pinapasukan ni Samuel. Nang matanaw niya sa sasakyan ni Ruby ay sinadya niyang matumba sa tapat mismo na nakaparada ang sasakyan nito. Katulad ng inaasahan niya, bumaba si Ruby. Inutusan ito ang driver nitong tulungan sang tumayo mula sa pagkakaupo niya sa kalsada. Miss, anong problema? May concern na tanong nito sa kanya. Bigla kasi akong nahilo eh. Halika sa loob ng sasakyan. Anyaya nito sa kanya. Thank you, sabi ni Hazel. Komportable na siya nakaupo nang bigyan siya nito ng isang bote ng distilled water. Maraming salamat, sabi niya. Wala kasi akong tulog, kakaisip sa anak ko eh. Anak mo? Ulit ni Ruby. Nag-iisang buwan ang wala sa akin ng anak ko, kaya ng ilang araw na ako nakabang dito sa pagbabaka sakaling makita ko siya. Dito kasi siya nag-aaral. Dito rin nag-aaral ang anak mo? Tanong ni Ruby sa kanya. Oo, nursery pa lang siya. Bakit mag-iisang buwan mo na siyang hindi nakikita? Kinuha siya ng ex-husband na ng pamilya ko. Inalasan nila ako ng karapatan sa anak ko. Bakit? Matagal na nilang gustong maagaw ang anak ko pero siyempre hindi ako pumayag. Pinabayaan naman kasi niya kami. Baby pa lang ang anak ko nang iwan at pabayaan niya kami. Ilang taon na ba ang anak mo? O sisa ni Ruby. He will be turning 5 years old next month. Wala pa pala siyang 7 years old. Dapat nasa poder mo siya. Pero mayaman at maimpluwensya ang pamilya ng ex-husband ko. Napalabas nilang isa ako sa mga ina na pinabayaan ko ang anak ko. Sabi niyang lalong pinaghusay pa ang pag-arte. Napailing ito. Mukhang nagtagumpay si Hazel na makuha ang simpatya at tiwala ni Ruby. Napaniwala niya ito sa kwentong kinata niya. Kaya narito ako ngayon. Nagbabaka sakaling makita kong aking anak. Ilang araw na akong pabalik-balik dito pero hindi ko siya nakita. Mukhang hindi na siya pinapasok sa school ng ex-husband ko para hindi ko malapitan. Kawawa ka naman. Bakit di na lang kayo mag-ayos ng ex-husband mo? Kahit alang-alang lang sa anak ninyo. Imposibleng mangyari yun. Sinasaktan niya ako. At hindi ako papayag na makisama pa sa isang asawang ginagawa akong robot. Hindi ako makakilos ng malaya sa kanya. Kapag mainit ang ulo niya, nagiging violente pa siya. Walang karapatan ng kahit sinong lalaki para saktan tayong mga babae. Kahit na asawa pa nila tayo. At iisa lang ang ibig sabihin niyon. Hindi nila tayo mahal kaya nila tayo sinasaktan. Nakita niyang napayo ko si Ruby. Mukhang tumimo sa puso nito ang mga sinabi ni Hazel. Maya-maya, pinukaw ito ng driver. Ma'am, palabas na po si Samuel. Nandiyan ang anak ko, sabi ni Ruby. May iniabot siyang sobre dito. Pwede bang makiusap? Ani niya. Nasa sobre niya ng picture ng anak ko. Sakaling makita mo siya, pakibigay sa kanyang sulat na yan. May picture din ako dyan. Mamaya mo na, buksan please, kapag walang ibang nakakakita. Nung una at tubili, tungkulin ang sobre yung inaabot niya. Pero niligay niya yon sa palad nito. Maraming salamat ha, sabi ni Hazel. Sige, hindi ka man nahihilo? Hindi na masyado, kaya ko na. Uuwi na lang siguro ako para makapagpahinga. Salamat ulit. Bumaba na siya ng sasakyan, naglakad papunta ng sakayan. Mabuti na lamang at nakakita agad siya ng bakanting taxi. Pinara ka agad niya iyon at nagmamadali siya sa makairoon. Nagbuga siya ng hininga upang pakawalan ang tensyong nararamdaman niya. Delikado rin ang ginawa niyang pagpapanggap kanina. Bukod kasi sa alam niyang nakikinig ang driver ni Ruby sa usapan nila, dalawa pang nagkabarong mga bodyguards ang kasama nitong nag-aabang at sumundo sa anak ni JK. Mabuti na lamang at nagtagumpay siyang gawin ang plano. Gumawa siya ng paraan para makalapit kay Ruby at makausap ito upang makuha ang tiwala nito at maiabot dito ang sulat na ginawa niya. Sinabi niya sa sulat na dati niyang kaibigan nito at ni JK. Sinalalisay niya rito ang love story ng mga ito at sinabi niya ang buong sitwasyon. Sinabi niya si JK ang ama ni Samuel at nilakipan niya iyon ang dalawang pictures ito at ni JK para mas madali itong maniwalang nagkaroon ito ng relasyon at si JK. Sinulat din niya roon ang contact number ng best friend nito na si Sol na nakakalam na hindi anak ni William si Samuel. At kaya ito nagkaroon ng amnesia ay dahil sa kalupitan ni William. Inilakip din niya roon ang SIM card na binili ng JK para maging contact number nito kung sakaling gusto siyang makausap nito.
May risk kasi kung personal number nilang ibibigay nila kay Ruby, baka ma-wiretap. Samantala, nag-text kagad si Hazel kay JK habang nasa sakyan siya pauwi sa Cavite. Nakausap ko na si Ruby, naibigay ko na rin ang letter. Alam niyang matutuwa ito dahil nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Ang tanging problema lamang ay kung maniniwala si Ruby na si JK ay dating nobi nito at anak ng mga ito si Samuel. Thank you, Hazel. Napakalaking bagay niyon. Tatawagan ni Ruby si Sol at kapag nagkausap sila, malininawan siya. Sabi ni JK na makabalik sila sa bahay. Ano sa palagay mo? Palagay ko malaki magagawa ng letter na binigay ko sa kanya. Huwag lang sanang makikita ni William. Tiyak na mag-iisip siya at gagawa ng paraan para magkausap kayo. Sana nga. By the way, did you see my son? Oo, nakita ko siya. Ang cute-cute niya, JK. Hindi may tatanggi anak mo siya dahil malaking hawig niya sa iyo. Napangiti ito sa sinabi niyang iyon. Nasasabi ko kung mayakap siya, Hazel. Konting tiis na lang, JK. Nararamdaman ko magkakasama na rin kayo ng anak mo at ni Ruby. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni JK sa kanya. Pinalalabas mo bang gusto ko pang magkabalikan kay Ruby? Bakit? Hindi ba? Umiti ito ng makahulugan. Importante ba sa iyo malaman ang nararamdaman ko tungkol sa bagay na yan? Kung willing ka bang sabihin sa akin? Aniya rito. Umisil ito palapit sa kanyang tabi. Tapos na ang anumang ugnayan namin ni Ruby. Marami na nagbago. Hindi ko na iniisip na magkakabalikan pa kami. Pero ramdam kong malaki na ang malasakit ko sa kanya. Alam mo ang dahilan, Hazel. Seryosong sabi nito. Hindi ba gandang kalagayan niya ngayon sa piling ni William? And she is helpless dahil sa pagkakaroon niya ng amnesia. At sa tingin ko, hindi man lang gumagawa ng paraan si William para gumaling si Ruby at para bumalik siya sa normal. Isa pa, nag-aalala akong baka patuloy siyang sinasaktan ni William, pati na si Samuel. Gusto ko silang iligtas mula sa kanilang miserableng buhay. Kaya hindi lang kalayaan at ang kaligtasan ko ang importante sa akin ngayon, kundi ang kaligtasan ni Samuel at Ruby. Paano kung malinis mo ang pangalan mo, pero hindi mo naman sila mailigtas sa pader ni William? Pader ang babanggain mo, JK. Kaya nga gusto kong kay Ruby na mismo manggaling o sa mga taong nakakasaksi ng ginagawa ni William ang pagmamaltrato niya sa mag-ina na naging dahilan na nga ng pagkakaroon niya ng amnesia. What now? Ihintayin natin ang tawag ni Sol o ni Ruby mismo. Kapag hindi tumawag ng sino man sa kanila, ang ibig sabihin hindi naniwala si Ruby. O pwede rin naniwala siya sa nilalaman ng sulit ko pero nanaig ang takot niya kay William. Pagkakonclude ni Hazel, sana lang huwag iyong makita ni William. Isang buntong hininga ang pinakawala ng JK. Sana matapos ng lahat ng to. I am sure it will. Muli niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay nito. Kinuha naman ito ang kamay ni Hazel at kinulong iyon sa dalawang kamay nito. Nung una, bubalik ako sa bahay mo para maghanap ng mapagtataguan. Ngayon, hindi na lang mapagtataguan na binibigay mo sa akin. You're giving me the additional strength and the inspiration I need. Malamlam ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya at sinasabi ang ganyang iyon. Nadala na naman si Hazel. Gusto na naman niyang ihagis ng sarili kay JK at yumakap ng matagal dito. Ngunit pilit na naman niyang sinaway ang sarili. Baka naman ganun lamang ito na parang napakahalaga niya dahil karamay siya nito ngayon. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, kapag naayos na mga problemang iyon at maayos ng lahat kay JK at sa mag-ina nito ay baka hindi na ito ganun ka-sweet sa kanya at hindi niya marinig pa ang mga linyang tulad niyon. Hindi siya dapat umasa. Baka masaktan lang ang puso niya gayong wala namang patutunguhan ang lahat ng iyon. Ayaw niyang masaktan sa unang lalaking mamahalin niya. Nakikiraan lamang sa buhay niya sa JK at isang araw, mawawala rin. Yun ang dapat niyang ilagay sa kokote niya. Sarado na ang salon pero gising pa sina Hazel at JK. Nasa loob siya ng kwarto at si JK nasa kusina lamang. Gagawa raw ito ng kanilang midnight snack. Kumatok ito sa kwarto niya pagkalipas ng mahigit kalahating oras. Lumabas ka muna. Handa na midnight snack natin. Ano ba yung inihanda mo? Clubhouse sandwich. Nang lumabas siya ay nakakita niyang nakahanda na ang mesa. May tigil sa silang malalaking plato at isang pitcher ng iced tea. Pwede ba? Huwag mong gawin to gabi-gabi. Baka tumaba ako sa ginagawa mong to. Sabi ni Hazel. Huwag kang matakot at tumaba. Bawiin mo lang sa exercise at running. Hindi masamang kumain ng kumain as long as healthy foods ang kinakain mo. Nagsisimula pa lang silang kumain nang tumunog ang isang cellphone ni JK. Ang number ng SIM card niyon ang ibinigay niya kay Ruby. Nagkatinginan sila ni JK. Si Ruby, sabi nito. Kapag ko ay biglang tinakbo ang kinaroroonan ng cellphone at nagmamadaling dilumpot iyon. Pero iniabot din ito iyon sa kanya para siyang sumagot. Hello? Hello, Sarah. Ani Ruby na siyang nasa kabilang linya. Sarah, ang pangalan ni Hazel na sinabi niya sa sulat na ginawa niya. Yes, Ruby. Si Sarah nga ito. Pwede ba tayong magkita? Tinakpan niyang mouthpiece ang cellphone at pinulong niya kay JK ang sinabi nito.
Tumango ang lalaki. Sige, Ruby. Sana't kailan tayo magkikita? Sa National Bookstore, sa Quezon Avenue, bukas paglabas sa Samuel mula sa school. Baka masunod ka ng asawa mo. Nag-aalala lang sabi ni Hazel. Akong bahala. May appointment kasi ako sa doktor ko bukas. Pagkatapos, bibili sa Samuel ang gift para sa classmate niya na magkakaroon ng birthday party sa makalawa. Doon tayo magkita sa children's book section. Sige, sabi ni Hazel. Sasama ako, sabi ni JK pagkatapos sila magpaalam ni Ruby. Hindi pwede, delikado, tanggi niya. No, gusto ko makita ang anak ko. Paano ko nakakalat ang mga bodyguards nila? O kaya makatunog si William? Delikado, at least ako, hindi nila ako paghihinalaan. Pasimple lang kami mag-uusap ni Ruby, please. Hazel, mag-iingat ako na wala makakakilala sa akin. Kung kailangan magsuot ako ng woman's dress, gagawin ko. Tilingnan niya ito ng tuwid sa mga mata. At wala siyang lakas para tumanggi sa tila ng hihipnotismo ng mga mata nito. Kahit ang panganibig mong tapang nasusuungin niya, basta't kasama niya sa JK. Sige na nga, matigas ang ulo mo eh. Kunwari galit na sabi ni Hazel. Bukod sa nakasuot ng blouse, naka-makeup at naka-shades pa sa JK, nauna itong umakyat sa bookstore. Mas maaga sila ng 30 minuto sa usapan ni Ruby. Si Hazel ay sumunod pagkalipas ng 15 minuto. Doon na rin siya naghintay sa children's book section. Kinakabahan siya sa pagkikita nila iyon ni Ruby, pero kailangan niyang gawin iyon. Alang-alang kay JK. Magkalayo sila ni JK bagamat pareho silang nasa isang section. Maya-maya, natanaw na ni Hazel si Ruby at Samuel habang nagbubuklat siya ng isang children's book. Agad na lumapit ito sa kanya. Hi, Sarah! Bati ni Ruby na napansin niyang mailap din ang mga mata at palingon-lingon sa entrance ng bookstore. Akay nito si Samuel. Hi! Ganting bati rin ni Hazel dito. Akala ko hindi ka na darating. Nagmamadali nga kaming lumabas ng ospital para makapag-usap tayo ng matagal. Nagpalingali nga ito. Hindi mo ba siya kasama? Alam niyang si JK ang tinutukoy nito. Kasama, tugon niya. Saka pasimpleng inuso niya si JK na nasa hindi kalayuan at nakatingin din sa kanila. Nasa gift and toy section ito. Kung gusto mo mag-usap kayo, sumimple ka lang. Sige, salamat. Lumapit sila sa kinaroroonan ni JK. Kunwari namimili si Ruby ng laruan. You choose something we can give to your classmate for his birthday, sabi nito sa anak. Hindi niya inaalisan ang tingin ng dalawa. Hinawakan ni JK sa ulo ang anak nito. Naramdaman niyang gusto nitong yakapin si Samuel. At kahit pasimple naman nag-uusap ito at sa Ruby, ramdam niya ang kakaibang lamlam sa mga mata ni JK. Hindi niya inaasahan na magiging masakit sa kanya ang tagpong iyon. Panibugo ba ang nararamdaman niya? Pero bakit naman siya makakaramdam ng ganoon? Nai-open naman na sa kanya ni JK ang kwento ng pag-ibig ng mga ito. Alam niya kung gaano naging ka-importante ng babae si Ruby sa puso at buhay nito. Hindi yata niya namamalayang mahal na niya si JK, kaya ang isiping may ibang babaeng mahalaga sa buhay nito, nakapagpakirot sa damdamin ni Hazel. Nang medyo matagal na nag-uusap ang dalawa, tinawag din niyang pansin ni JK dahil nag-aalas siya na baka may makakita sa dalawa. Hindi malayong aali-aligay ang mga bodyguards sa mag-ina. Pero tumango lang si JK at parang walang pakialam kung manganib ba ng buhay nila oras sa malaman ni William na nagtagpo ang mga ito. Maya-maya, nakita niyang may iniregister si Ruby sa cellphone nito na numbers na idinictate ni JK. Nang lumingon si Hazel sa gawin ng entrance, kinabahan siya nang mapansin niya isang bodyguard ni na Ruby. Muli niyang sinanya sa nandalawa ngunit walang lumingon sa kanya. Kaya ang ginawa niya, sinadya niyang ihulog ang isang kahong naglalaman ng alphabet books. Nang napalingon sa kanya ang dalawa at naiinis ay tinuro niya ang bodyguard na nasa kamay pinto. Medyo lumistansya si Hazel kina JK at Ruby, pero napansin niyang lumapit na rin sa cashier ang mag-ina. Sumunod pa rin si JK sa mag-ina pero may hawak din itong item na babayaran dito sa cashier. Siya naman tumalikod sa entrance. Pumagit na siya sa mga rack ng libro. Ngunit manakanakan tumitingin si Hazel kina JK at Ruby. Mukhang ayaw lang humiwalay ni JK sa mag-ina at siya ang kinakabahan. Baka makilala pa ito ng bodyguard na nakabang sa may entrance. Pasimple pa rin nag-uusap si na JK at Ruby. Gusto na niyang mainis sa lalaki dahil nakalimutan na nito ang mag-ingat. Nang mapansin niyang palabas na si na Ruby at Samuel, nilingon pa siya ng babae. Tila nagpapasalamat at nagpaalam pa ito sa kanya. Nakangiting tumango naman si Hazel. Nang makalabas na si na Ruby at Samuel, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Noon lumapit sa kanya si Hazel, ngunit inesmeran niya ito, saka tinalikuran. Umuwi na tayo. May galit sa tonong yaya ni Hazel dito. Bakit parang galit ka? Hinarap niya ito. Bakit hindi ako magagalit? My God, JK. Nakalimutan mo na yata ang delikadong buhay mo. Hindi ka nag-iingat. Paano ko nakahalata ang bodyguard ni Ruby?
Paano ko nakilala kanila at naitawag kay William? Okay, inaamin ko. Mali nga ako roon. Hindi lang ako makakalas sa mag-ina dahil maraming itinatanong si Ruby. Yun lang ang pagkakataon para makapag-usap kami ng maayos. Kailangan namin mag-usap dahil siya lang ang susi para matapos ang problemang to. Paliwanag ni JK habang nakasunod sa kanya. Palabas na sila ng bookstore. Mabilis ang mga hakbang niya pero malingalinga siya sa paligid. Nakasimangot pa rin siya na makarating sila ng sasakyan. Huwag ka nang magalit, sabi nito sa kanya. Paano hindi ako magagalit eh napaka-careless mo? Nakita mo lang mag-ina mo, ayaw mo nang humiwalay. Hindi mo naisip ang panganib sa pagkikita at pag-uusap ninyong ito. I said I'm sorry. Intindihan mo naman ako. Naiintindihan kita, paangil na rin sabi ni Hazel. Pero ang sarili mo lang ang iniisip mo. Paano ko nakilala ka ng bodyguard ni Ruby? Hindi lang buhay mo mga nganib. Nag-a-apologize na ngayon tao eh. Hindi na siya kumibo. Baka kasi kung ano pa ang masabi niya dito. Ngunit may dinaramdam siya ang sakit ng kalooban. Pakiwari ni Hazel nagsiselos siya sa mga tagpong nasaksihan niya kanina. Nagsiselos siya na nararamdaman niya kung magkakaroon lang ng pagkakataon, durugtungan ni JK ang pagmamahalan nito at ni Ruby sa kabila ng pananakit ng babae sa kalooban nito. Malapit na sila sa coastal road nang may mapansin si JK na isang motorsiklong nakasulod sa kanila. Parang sa atin nakabuntot ang motorsiklong iyon, sabi nito. Ha? Paano ka nakasisiguro? Napansin kong sa atin madalas nakatayin ang sakay at obvious na binubuntutan tayo. Bigla siyang alarma. Yan ang habang sinasabi ko sa iyo eh. Malamang nairadyo ng bodyguard ni Ruby ang tungkol sa iyo. Nakilala ka niya siguro at nahalatang nag-uusap kayo. Paano na ngayon yan? Baka bigla na lang tayong parilin. Don't panic, Hazel. Ililigaw natin siya. Binilisan nito ang pagmamaneho. Dila nito ang sasakyan sa lane na malayo sa kanaroonan ng motorsiklong mukhang sumusunod sa kanila. Pagsapit nila sa Kawit, Cavite, kumanan si JK. Hindi kumalwa sa kanya ang motorsiklo. Pumasok na si JK sa kung saan-saang makipot na daan. Halos bumangga na sila sa mga stall na nagtitinda ng tahong at talaba. Halos mapatali na rin si Hazel. Ngunit nagtagumpay silang mailigaw ang humahabol sa kanila. Babalik tayo sa Puerto Villarreal, sabi ni JK sa kanya na makarating sila sa bahay. Ha? Pero... No more bots, Hazel. May kutuba kung masusundan nila tayo. May ideya na silang dito ako nagtatago. Ikaw na lang kaya ang bumalik sa Puerto Villarreal. Napamaang akong tumingin sa kanya. Ayaw mong sumama? Hindi ko pwedeng iwan ulit na matagal ang salon. Kung sa bagay, bakit ka nga naman sasama sa akin? Bakit mo nga naman ilalagay ang sarili mo sa panganib? Samantalang wala ka namang kinalaman sa problema ko. Eh, hindi sa ganun eh. You don't have to explain. Naiintindihan ko. Sige't ako na lamang aalis. Baka ito na ang huling pagkikita natin. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan ang mga tulong mo sa akin. At kinabig siya nito para yakapin na mahigpit. Mag-iingat ka rito. Kung may iba ka pang mapupuntahan, umalis ka na muna rito. Kapag nagkaroon ng problema, tumawag ka kagad sa akin. Tatawagan ko si Sarah para maibiling ka sa kanya. Halos ayon na JK bitawan si Hazel. Mahigpit na mahigpit ang yakap nito sa kanya. At sa pagkabigla niya, hinagkan siya nito sa mga labi. Isang maalab at tila nagpapaalam na halik iyon, na para bang hindi na sila magkikita pa. You take care. Anito nang pakawala ng kanyang mga labi. Hinaplos pa nito ang kanyang mga pisngi. Magkikita pa ba tayo? Tanong ni Hazel. Kapag natapos ang maayos ang problemang to, tsak na babalikan kita. Ano pang magagawa ko? Wala na. Baka malagay ka pa sa panganib. Napakalaki na nang itulong mo. Ayoko nang madamay ka pa. Pagkatapos sa madali ang pagka-embake ng gamit, lumapit ito sa pinto. Ngunit bigla'y pinigil niya ito. JK, yes? Sasama ako sa inyo sa Puerto Villarreal. Ha? Sigurado ka? Oo. Paano kung masundan nila ako at madamay ka? Kahit ano pang mangyari, okay lang sa akin basta magkasama tayo. Kung mamamatay man tayo, at least magkasama tayo. Napangiti ito. Ayoko madamay ka kung ano man ang sasapitin ko. Pero lalong ayaw kitang iwan. And you're right, I am not afraid to die. Basta't ikaw ang kasama ko. May gusto kong sabihin sa iyo pero mamaya na lang, sabi niya. Ano na pag-usapan niyo ni Ruby? O sisa ni Hazel kay JK nang malapit na sila sa Puerto Villarreal. Naguguluhan daw siya sa ngayon pero gusto rin niyang maniwala. Dahil nung unang makita niya ako, nagtiwala kagad siya sa akin. May familiarity din siya naramdaman kahit naka-disguise ako. Parang araw matagal na niya akong kilala. Anong balak niyang gawin? Patuloy pang usisa ni Hazel. Iisipin pa raw niya kung anong susunod niyang gagawin. Gusto lang niyang matiyak na totoo ang nasa sulat mo. Gusto rin daw niyang maghanap ng ebidensya o nang magpapatunay ng kalupitan ni William ang dahilan. Kaya siya nagka-amnesia. Kinagabihan nakatanggap ng tawag si Hazel mula kay Ruby.
Tulungan niya kami. Sinaktan na naman niya ako kaya nabaril ko siya. Sumugod sila sa bahay ni Robbie. Iniimbestigan nito ng polis nung dumating sila. Naisugod na sa ospital si William at safe na rin si Samuel. Sinasaktan niya ako dahil tumanggi ako makipagtalik sa kanya. Nakita ni Samuel ang habulin niya ako sa hagdan at sipain. Kinagat siya ni Samuel sa braso. Binilingan niya ang bata at sinampal. Sasaktan pa sana niya pero naisip kong kunin ang baril niya. Yun ang ginamit ko sa kanya. Umiiyak na salaysay ni Robbie. Mabuti na rin nangyari to, Robbie, sabi ni JK. Ngayon pwede mo nang isuplong sa mga polis ang mga pagmamaltrato niya sa inyo. Mag-ina para makulong siya. Pero nabaril ko siya. Wala kang pananagutan dahil self-defense ang ginawa mo. Napayakap si Robbie kay JK at niyakap din ito ni JK. Napayoko si Hazel dahil niya kayang tignan ang eksenang iyon. Tumestigo na ang lahat ng kasambahay ni Robbie sa kalupitan ni William kaya hindi nakasuhan si Robbie. Sa halip si William na lang nasuhan dahil sa pananakit ito kay Samuel. Tinangka nito makapagpiyansa ngunit nabasa na ang iba't ibang mga kaso laban dito. Kabilang ng pagkakasangkot ito sa isang malaking sindikato ng ilegal na droga. Kasamang ama nito, bagamat wala nang naalala ay nakapagbagong buhay na ang maginang Robbie at Samuel. Nagkaroon na ng pagkakatan sa JK na makabawi sa anak na hindi nito nagawang pagsilbihan noon. It's about time para sabihin ko sa iyong matagal ko ng gustong sabihin. Sabi nito sa kanya, I love you Hazel and I want to marry you. Sa simula naging speechless siya, binigla mo naman ako. Kapag ko ay sabi niya ngunit di naman sa tumanggi dahil mahal na mahal niya ito. Pagkalipas ng ilang buwan nagpakasal sila, si Samuel ang ring bearer at isa si Robbie sa special guest nila. Nagkaroon sila ng maayos na usapang magtutulong-tulong sila sa pagpapalaki kay Samuel. Tuwing weekends, nasa padalhin na ni JK ang bata at binabalik nito ito kay Robbie pagsapit ng Linggo ng gabi. Naging mabuting magkaibigan sila ni Robbie dahil tinanggap na nito na hindi na maaaring dugtungan pa ang relasyon nito at ni JK. Naibasura na rin ang kasong kidnapping laban kay JK dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bukod ba sa napatunayan niya ang lahat ay kagagawan lamang ng mga sambroso. Sina Pamela at Rafael nakabuo na isang magandang relasyon habang nasa bahay bakasyon ng JK. Nang sumunod na taon ay ang dalawa naman ang nagpakasal at wala nang nagawa si Tita Marlene para pigilin ang pagpapakasal ng anak nito kay Rafael. Samantala, nang magbakasyon sila ng JK sa Bangkok at sa Hong Kong, isinama nila si Samuel at ipinasyal sa Disneyland. Pagkatapos nga ng sigalot sa buhay ni Samuel, sa huli nakamit pa rin niyang hostisya kasama babaeng naging tulay sa pagtupad ng kanyang pangarap at para malinis din ang kanyang pangalan. Naging opisyal na magkasintahan nga sina Hazel at JK. Hindi rin nagtagal, nagpakasal silang dalawa at pinayaan ang anak. Simula nga noon naging maayos ng kanilang buhay. Maraming salamat sa pagdating sa buhay ko, Hazel. Hindi ko ito hiniling. Kusa kang dumating sa buhay ko na ipinagpapasalamat ko. Mahal na mahal kita. Halos hindi mawala ang mga ngiti sa labi ni Hazel matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Mahal na mahal din kita, JK. Isang matamis at maraming mahalik ang ginawa ni JK kay Hazel. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Muli po tayong magkita-kita sa susunod pa nating istorya.